Kabanata 41. Napatay sa isang instant pop. Malakas na enerhiya ang makikita na tumatakip sa kamao ni Jiang Chen. Ang kanyang enerhiyang yuan ay matalas na parang isang talim na pumuputol sa hangin at naglalabas ng malakas na ingay. Ang mabangis na puwersa ay nagdulot ng isang napakalaking pagkabigla na direktang sumama sa Heavenly Yellow Finger ni Li Changhao. Ano? Ginagamit lang niya ang kanyang kamao laban sa Heavenly Yellow Finger. Paano siya naging mayabang? Sabi ni Yan Yang na may pagtataka. Ang Jiang Chen na ito ay masyadong mayabang. Bagamat nagkaroon siya ng kaunting kalamangan bago ito, ang Heavenly Yellow Finger ay isang combat skill, ang kapangyarihan nito ay masyadong malakas. Ngayon lang niya ginagamit ang kamao niya para labanan ito. Sigurado akong maghihirap siya. Hindi na yata niya mapipigilan ang pag-atake. Ang Heavenly Yellow Finger ng pamilya Li ay isang mababang ranggo na mortal na kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit naisagawa ito ni Li Changhao ng perpekto. Ang lakas nito ay talagang kamangha-mangha. Nagulat ang lahat ng nanunood. Walang maglalakas loob na mag-isip na si Jiang Chen ay magagawang manalo dito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang kamao upang makipaglaban sa Heavenly Yellow Finger. Haha, Jiang Chen, mataas ang tingin mo sa sarili mo. How dare you only use your fist against my Heavenly Yellow Finger? Nililigawan mo lang si kamatayan. Nakatayo sa tapat ni Jiang Chen, si Li Changhao ay tumatawa ng malakas, at siya ay may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, nawala ang mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha, at napalitan niyo ng hindi makapaniwalang tingin sa sumunod na segundo. Ipinakita sa kanya ni Jiang Chen ang isang halimbawa kung ano talaga ang ibig sabihin ng panunukso sa isang tao. Dumagundong, umalangaw-ngaw ang malaking sagupaan at narinig ng lahat. Lahat sila ay may gulat na ekspresyon. Ang kamao ni Jiang Chen ay nakipagsagupaan sa napakalaking Heavenly Yellow Finger na nagdulot ng malakas na ingay. Pero sa kasamaang palad, hindi nangyari ang eksenang hinulaan ng lahat. Walang hindi kayang daijin ng kamao ni Jiang Chen. Parang walang bagay na hindi nito kayang sirain. Ang makapangyarihang Heavenly Yellow Finger ay dinurog ng kamao ni Jiang Chen na ginawa itong dilaw na mga fragment bago nawala. Ibinaling ng lahat ang kanilang mga tingin kay Jiang Chen. Hindi siya gumagalaw kahit isang hakbang mula sa kanyang orihinal na kinatatayuan, nakatayo doon na kasing tatag ng bundok. Nararamdaman ng lahat ang lakas ng suntok ni Jiang Chen, at mayroon ding bahagyang pakiramdam na ibang tao ang umatake ngayon. Naramdaman nila na sa loob ng katawan ng binatang ito ay isang matandang kaluluwa. Heavens, iniisip ko kung gaano kalakas ang suntok na yon. Paano nito madudurog ang Heavenly Yellow Finger? Sobrang lakas ng katawan niya. Kahit na sa tulong ng kanyang Yuan Energy, nakakatakot pa rin na sumampal laban sa Heavenly Yellow Finger nang mag-isa ang kanyang kamao. Isang henyo ang lumitaw mula sa maliit na Fragrant Sky City, hindi ako makapaniwala. Mukhang si Li Changhao ay hindi rin niya katugma. Kuwit. Ang lahat ay hindi kapanipaniwalang nagulat, nilabanan ang Heavenly Yellow Finger sa isang kamao lamang. Tulduk. Kung hindi nila ito nasaksihan ng mag-isa, walang sino man ang maniniwala dito. Inaasahan ng lahat ang iba't ibang pagtatapos para sa deathmatch na ito, ngunit nabago ang mga inaasahan sa suntok ni Jiang Chen. Ginamit ni Li Changhao ang kanyang Heavenly Yellow Finger, ngunit hindi pa nagagamit ni Jiang Chen ang alinman sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ito lamang ay sapat na upang magpasya na si Li Changhao ay natalo. Kung si Li Changhao ay walang napakalakas na nakatagong kasanayan, siya ay nakatadhana na matalo ni Jiang Chen. Walang makakaalam na si Jiang Chen ay nakabuo ng 5 Dragon Mark sa kanyang katawan. Maaari siyang magpakawalo ng 50,000 kilo ng puwersa gamit ang kanyang buong lakas, ito ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Heavens, kumusta ang paglilinang ng taong ito? Ang kanyang chi at dugo ay hindi kapani-pani walang malakas, at ang kanyang katawan ay maaaring tumugma sa mga mabangis na hayop. Hindi na napigilan ni Yan Yang. Siya rin ay isang henyo sa kanyang sarili, at bawat henyo ay may sariling pagmamataas. Napakabihirang na ang isang henyo ay gumagalang sa isa pang henyo, ngunit ang ipinakita sa kanya ni Jiang Chen ngayon ay tunay na nakakuha ng kanyang paggalang. Kumonsumo si Brother Jiang Chen ng Soul Refining Peel at Pure Young Fruit.
Nakapasok na siya sa kalagitnaan ng kaharian ng Qihai, at si Li Changhao ay talagang hindi niya katugma. Pwede na tayong mag-alala ngayon, haha. Inilagay ni Yan Zhanyun ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at nagsimulang tumawa. Ang kanyang pagkabalisa ay nawala na ngayon, at siya ngayon ay kumikilos na parang nanunood ng isang magandang pagganap. Higit pa rito, ang ipinakita ni Jiang Chen ay nagulat sa lahat ng nangungunang miyembro ng pamilyang Yan. Siya ay napakahusay na maaari pa siyang ikumpara sa mga henyong iyon mula sa malalaking angkan sa mga panloob na seksyon ng lalawigan ng Qi. Ito ay higit na nagpatibay sa kanilang determinasyon na bumuo ng isang matatag na relasyon sa kanya. Nakatayo sa tapat ng kinatatayuan ng pamilya Yan, ang mukha ni Li Shanyu ay naging kakilakilabot. Chief, ang lalaking ito ay may mga talento na ibinigay ng Diyos. Siya ay may napakahusay na kakayahan habang napakabata pa lamang, at halos walang sinumang kapantay niya ang makakatalo sa kanya. Kung hahayaan natin siyang magpatuloy sa paglaki, magiging malaking banta siya sa atin. Isang Mortal Core Warrior ang tumabi kay Li Shanyu at bumulong sa kanya. Sa ngayon, kahit isang idiot ay masasabi kung gaano kalaki ang potensyal ni Jiang Chen. Huwag mag-alala, si Hauer ay may espesyal na sandata sa pakikipaglaban. Dapat kaya niyang patayin siya. Malamig na sabi ni Li Shanyu. Ang 15 taong gulang na batang ito sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng panganib, at ito ang nagpasya sa kanya na kailangan niyang alisin ito kahit na ano paman. Ang lalaking pinakanagulat ay si Li Changhao. Siya ay nagsasanay ng Heavenly Yellow Finger sa loob ng napakaraming taon, at halos naabot na niya ang pagiging perpekto nito. Ngunit, ito ay nawasak ni Jiang Chen ng napakadali. Ito ay talagang nag-flummox sa kanya. Ano pang pakulo mo? Bibigyan kita ng pagkakataong ipakita ang mga ito sa akin. Tumayo si Jiang Chen habang nasa likod ang kanyang mga kamay, mukhang kalmado at may kumpiyansa. Ang pagmamataas na ipinakita niya ay nagugat ng malalim sa kanyang mga buto. Hindi niya kailanman sineseryoso si Li Changhao. Ito ay siya na nagpapakita ng kanyang paghamak kay Li Changhao. Ang paghamak na ito ay lubos na nasugatan ang pagmamataas ni Li Changhao. Namumula na ngayon ang magkabilang mata niya, at galit na galit. Jiang Chen, kailangan kitang patayin ngayon. Si Li Changhao ay umungal sa galit. Gumalaw ang kanyang braso, at tulad ng mahika, kumikinang ang isang pilak na talam sa loob ng liwanag na nagkatawang tao sa kanyang kamay. Buzz! Isang hagong natunog ang narinig nang lumitaw ang talam. Ito ay may itim na katawan, at ito ay kasing manipis ng pakpak ng isang insekto. Ang talam ay 5 talampakan ang haba at 2 daliri ang lapad. Ang aura ng talam ay maaaring maging sanhi ng kahirapan sa paghinga ng sinumang makakita nito. Sand atang panlaban na mababa ang ranggo. Napatingin si Jiang Chen sa talam. Sa kanyang karanasan, madali niyang nasasabi ang antas ng talam na ito. Ano? Sand atang panlaban. Gulat na sigaw ni Yan Yang. Fuck, paano ko makakalimutan to? Si Li Shanyu ay naghahanda para dito, kaya dapat ay nagbigay siya ng mababang ranggo na panlaban na sandata kay Li Changhao noon pa. Nakaramdam ng pag-aalala si Yan Zhanyun nang makita ang talam sa kamay ni Li Changhao. Walang sino man ang matatahimik nang makita ang talam na ito. Ang isang sandata sa pakikipaglaban ay hindi isang ordinaryong sandata. Ang anumang sandata na maaaring tawaging sandata ng labanan ay isang mahusay na sandata. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang panlaban na sandata at isang normal na sandata ay ang isang panlaban na sandata ay maaaring sumitsip ng enerhiya ng yuan at paramihin ang puwersa ng gumagamit ng hindi bababa sa 2. Ito ay katulad ng isang kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit ito ay mas bihira. Ang bawat solong sandata na panlaban ay hindi kapani-pani walang mahalaga, kahit na ito ay isang mababang ranggo na panlaban na sandata. Bihira ito lalo na sa Red City, na isang malayong lugar lamang sa Qi Province. Napakahirap hanapin ang isang sandata sa pakikipaglaban. Kahit na ang isang normal na Mortal Core Warrior ay mahihirapang makahanap ng isa. Ang auction house ng Misty Rain Tower ay ang pinakamalaking auction house sa Red City. Maraming mga bihirang bagay at bihirang likas na yaman ang naibenta doon noon pa man, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng kahit isang sandata sa pakikipaglaban.
Ang pamilyang yan ay hindi nagmamay-ari ng higit sa 3 mababang ranggo na mga sandaatang panlaban. Ito ay katulad para sa pamilya Lee. Mayroon din silang hindi hihigit sa 3 mga sandata ng labanan. Ito ang dahilan kung bakit nang makita nila si Li Changhao na kumuha ng isang mababang ranggo na panlaban na sandata, alam nila na ginamit ito ng pamilya Li bilang isang nakatagong taktika sa pakikitungo kay Jiang Chen. Ito ay talagang isang mababang ranggo na panlaban na sandata. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang panlaban na sandata, at ito ay talagang isang mahusay na sandata. Walang ordinaryong armas ang maihahambing dito. Gamit ang mababang ranggo na panlaban na sandata sa kanyang mga kamay, ang lakas ng pakikipaglaban ni Li Changhao ay tumaas ng hindi bababa sa 2 beses. Iniisip ko kung paano haharapin ito ni Jiang Chen. Ang sandatang panlaban na iyon ay maaaring maghiwa sa bakal na parang putik. Nakakatakot talaga. Kuwit. Pinag-uusapan ito ng lahat habang nakatitig sa talim sa kamay ni Li Changhao. Lahat sila ay may naiinggit sa kanilang mga mukha. Jiang Chen, ang pangalan ng talim na ito ay Black Soul Reaper. I bet hindi mo pa nakita kung ano ang hitsura ng isang combat weapon dati. Papatayin ka ng Black Soul Reaper ngayon, at sigurado akong magiging proud ka. Pinakawalan ni Li Changhao ang kanyang Yuan Energy, at ang Black Soul Reaper ay agad na gumawa ng nakakatakot na tunog. Ang malamig na aura ng talim ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugod ng lahat. Tumawa si Jiang Chen na may naiinis na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya kung gaano tiwala si Li Changhao. Masyadong ipinagmamalaki ng lalaking ito kung ano ang mayroon siya. Ito ay walang iba kundi isang mababang ranggo na panlaban na sandata, gayunpaman, ipinagmamalaki niya ito. Sigh. Si Jiang Chen ay hindi nakaimik. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi karapat-dapat na banggitin ang isang mababang ranggo na panlaban na sandata dahil kahit na ang isang ultimate combat weapon ay walang iba kundi basura sa kanyang paningin. Hinding-hindi siya titingin sa kanila. Tama iyon. Maaaring doblehin ng Black Soul Reaper ang lakas ng pakikipaglaban ni Li Changhao, ngunit kahit na nagawa niyang i-multiply ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 5 beses, ang naghihintay sa kanya ay kamatayan lamang kapag gusto siyang patayin ni Jiang Chen. Haor, huwag ka masyadong magsalita. Patayin mo siya dali. Pinaalalahanan ni Li Shan Yu si Li Changhao. Got it, Dad, bibigyan ko siya ng isang kakilakilabot na kamatayan. Hindi ako papayag na mamatay siya ng ganoon kadali. Gusto kong ipaalam sa kanya, ang mga makakasakit sa pamilya Li ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Sabi ni Li Changhao na may malamig na ngiti. Inilabas ni Li Changhao ang kanyang malakas na Yuan Energy at ipinadala ang lahat sa Black Soul Reaper na parang talon. Ang mga malamig na beam ay agad na pinakawalan mula sa talim, na bumubuo ng isang higanteng lambat na binubuo ng mga beam. Jiang Chen, harapin ang iyong kamatayan. Kihiwain kita gamit ang talim ko. Mataas ang espiritu ni Li Changhao habang siya ay sumugod na parang isang mabangis na tigre. Itinaas niya sa ere ang talim sa kanyang kamay. Lumawak ang lambat ng talim, at ang mga malamig na sinag mula sa talim ay parang mga hayop na gutom sa dugo. Hinugot nila ang hininga ng sinumang nanood. Mag-ingat kapatid na Jiang Chen, hindi ka panipaniwala ang kapangyarihan ng isang sandata sa pakikipaglaban. Maaari itong maghiwa sa anumang metal tulad ng luad. Baka masugatan ka o mamamatay kapag tinamaan ka nito. Pinaalalahanan ni Yan Zhanyun si Jiang Chen na may nag-aalalang ekspresyon. Buzz! Ang Black Soul Reaper ay nanginginig, at ang lambat ng mga talim ay natakpan na si Jiang Chen. Si Li Changhao ay mukhang masaya. Ang Black Soul Reaper ay parang dila ng isang makamandag na ahas, puputulan ito si Jiang Chen sa kalahati gaya ng nasaksihan ng lahat ng naruroon. Haha! Nagsimulang tumawa ng malakas si Li Changhao, ngunit sa sumunod na segundo ay agad niyang natuklasan na may mali. Napawi ang ngiti sa mukha niya. Tinaga ng Black Soul Reaper si Jiang Chen, ngunit hindi niya naranasan ang pakiramdam ng paghiwa sa katawan ng isang tao. Ang dulo ng talim ay nag-iwan ng malalim na kanal sa matigas na lupa. Isang anino. Hindi makapaniwalang sigaw ni Li Changhao. Ang pinutol niya ay anino lamang ni Jiang Chen. Paano ito naging posible? Paano niya naiwasan ang kanyang pag-atake? Itinaas ni Li Changhao ang kanyang ulo at natuklasan na maraming tao ang nakabuka ang bibig,
gulat at takot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang takot at pagkabigla na iyon ay tiyak na hindi dahil sa kanyang pag-atake habang ang lahat ay nakatingin sa kanyang likuran. Mag-ingat ka, Haor. Paalala agad ni Li Shanyu. Ngunit sa kasamaang palad, naramdaman na ni Li Changhao ang panganib na nagmumula sa kanyang likuran. Sa likod ni Li Changhao, si Jiang Chen ay sumugod na parang tigre na nangangaso sa kanyang biktima. Sa kanyang kamay ay may 3 metrong haba na gininto ang hugis ng daliri na kahawig ng isang maliwanag at matalim na talim. Agad itong itinulak patungo kay Li Changhao. Ito ay isang sinag na nabuo ng single solar finger, at madali nitong matatalo ang isang mababang ranggo na panlaban na sandata. Mabilis ang paggalaw ni Jiang Chen. Mula sa pag-iwas sa pag-atake ng Black Soul Reaper ni Li Changhao at hanggang sa siya mismo ang tumama, nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo. Kabanata 42, Double Whammy. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ng lahat. Sigaw din ni Li Shanyu. Sa kasamaang palad, gayunpaman, ang bilis ni Jiang Chen ay masyadong mabilis. Kahit na sa lakas ng kanyang mortal core, wala siyang sapat na oras para pigilan si Jiang Chen. Suosh! Ang sinag sa daliri ni Jiang Chen ay umindayog na parang matalim na talim. Mabilis na tumugon si Li Changhao at inikot ang kanyang katawan sa gilid upang maiwasang maputol sa kalahati habang kasabay nito ay naghahanda na harangin ang pag-atake gamit ang Black Soul Reaper. Nakakalungkot, napakabagal pa rin niya. Slash! Isang kalabog na tunog ang narinig. Ang sinag ni Jiang Chen ay tumama sa pulso ni Li Changhao. Ang kanyang kapangyarihang yuan ay hindi matagumpay sa pagharang sa pag-atake, at ang Black Soul Reaper ay huli na rin. Ang kanyang dalawang kamay ay pinutol ni Jiang Chen, at ang Black Soul Reaper ay nahulog sa lupa. Umaagos ang dugo mula sa dati niyang mga kamay na parang bukal ng tubig. Ah! Dahil sa matinding sakit ng pagtanggal ng kanyang mga kamay ay napasigaw si Li Changhao ng malakas, ngunit hindi yun pinansin ni Jiang Chen. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang braso at naghanda na sampalan siya. Pop! Isang malakristal na sampal ang narinig. Nahulog si Li Changhao sa lupa. Pop! Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang mga paa at humakbang sa mukha ni Li Changhao. Ipinahid niya ang kanyang paa sa mukha ni Li Changhao, at si Li Changhao, na nasa ilalim ng paa, ay hindi makatakas kahit gaano pa siya kahirap. Napasigaw na lang siya sa sakit. Tahimik, tumahimik ang buong lugar. Sinong makakapag-isip na haantong sa ganito? Sino ang makakapag-akala na kahit na may mababang ranggo na panlaban na sandata, si Li Changhao ay matatalo pa rin ni Jiang Chen sa loob ng ilang segundo? Sinusubukan pa rin ng lahat na intindihin ang mga galaw ni Jiang Chen ngayon. Napakaraming tao sa paligid, ngunit walang sino man ang talagang nakakakita kung paano naiwasan ni Jiang Chen ang hindi maiwasang pag-atake ni Li Changhao. Bitawan mo ang anak ko. Sa wakas ay nag-react si Li Shanyu. Galit na galit siyang sumigaw kay Jiang Chen. Kung hindi dahil ang kanyang anak na lalaki ay nasa ilalim ng paa ni Jiang Chen at ang kakayahan ni Jiang Chen na patayin siya anumang oras, ngayon ay pinupunit na niya si Jiang Chen. Lahat mula sa pamilya Li ay galit na galit. Hindi nila inaasahan na magiging napakalakas ni Jiang Chen na si Li Changhao, na nasa yumaong kaharian ng Qihai at may tulong ng isang mababang ranggo na panlaban na sandata, ay matatalo niya. Ito ay masyadong nakakatakot. Pakawalan mo siya. Niloloko mo ba ako? Huwag mong kalimutan, deathmatch ito. Tiningnan ni Jiang Chen ang nag-aalalang si Li Shanyu na may malamig na ngiti sa kanyang mukha, patuloy na hinihimas ang kanyang paa sa mukha ni Li Changhao. Munting bastard! Kung maglakas loob kang hawakan muli ang anak ko, pira-piraso kita! Halos mawala ng kontrol si Li Shanyu. Nanginginig ang pangit na peklat sa mukha at nakakatakot. Nawalan siya ng isang anak, at kung mawalan siya ng isa pa ay mababaliw siya. Higit sa lahat, kung si Li Changhao ay pinatay sa kanyang harapan, iyon ay parang sasample sa kanyang mukha sa harap ng maraming tao. Galit si Li Shanyu, ngunit naisip ko na sumang-ayon sila na mag-aaway sina Li Changhao at Jiang Chen hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Si Jiang Chen yata ay hindi manggahas na patayin si Li Changhao. Walang sino man ang mangangahas na patayin ang anak ni Li Shanyu sa harap mismo ng kanyang mga mata. Mahirap sabihin. Sa paningin ko, baliw si Jiang Chen, at baka patayin lang talaga siya. At saka, ang magkabilang panig ay parang apoy at tubig.
Kahit na paalisin natin si Zhang Chen kay Li Changhao, hindi siya pababayaan ni Li Shanyu. Lahat ay nag-uusap at nagbubulungan sa isa't isa. Lahat sila ngayon ay tumingin kay Zhang Chen sa ibang liwanag. Ang labanan ngayon ay nagpasikat sa hindi kilalang kabataang ito sa lungsod na ito. Walang nagsalita sa pamilya yan. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay suportahan si Zhang Chen at protektahan siya. Matapos makilala si Zhang Chen sa loob ng 2 araw ay naunawaan nila na si Zhang Chen ay isang lalaking may mga tiyak na opinyon. Gusto man niyang patayin si Li Changhao o hindi, walang paraan para maapektuhan nila ang kanyang desisyon. Kahit na ang mga banta mula kay Li Shanyu ay walang makakaapekto. Ang totoo, ang dating pinakadakilang santo sa mundo ay hindi kailanman natakot sa mga banta. Nang pananakot ni Li Shanyu kay Zhang Chen, wala siyang pakialam. Sa katunayan, ang mga pananakot ni Li Shanyu ay parang mga utot sa kanya. Hindi man lang tiningnan ni Zhang Chen ang galit na si Li Shanyu. Ang puwersang inilalapat niya sa kanyang paa ay lalong lumakas hanggang sa ang bungo ni Li Changhao ay gumawa ng tunog ng pagbitak, ito ang tunog ng pagbitak ng buto. Nababalot ng dugo ang kanyang mukha, at ang kanyang sigaw ay naging mas nakakakilabot. Bastos, Zhang Chen, balatan kita ng buhay. Si Li Shanyu ay parang nagngangalit na leon. Galit na galit siya, ngunit hindi siya naglakas loob na sumulong. Natakot siya na agad na papatayin ni Zhang Chen si Li Changhao kapag humakbang siya pasulong. Balatan ako ng buhay. Bakit hindi ko muna siya balatan? Tinadyakan ni Zhang Chen ang lupa nang napakalakas na ang Black Soul Reaper ay tumalbog sa hangin, bigla ang hinawakan ang talim. Ang talim na ito ay hindi masama, ito ang magiging gantimpala ng laban na ito. Para naman kay Li Changhao, ang deathmatch ay nangangahulugan na may kailangang mamatay. Walang pakialam na sabi ni Zhang Chen. Dumampi sa leeg ni Li Changhao ang dulo ng Black Soul Reaper. Ang naglalamig na dulo ng talim ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Li Changhao. Sa sandaling ito ay malinaw niyang nararamdaman ang kamatayan. Hindi, huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa si Li Changhao na may malabo na boses. Ayaw niyang mamatay. Siya ang pangalawang anak ng pamilya Li, at isa rin siyang henyo sa Red City. Nagkaroon siya ng magandang kinabukasan, hindi siya pwedeng mamatay ngayon. Zhang Chen, how dare you? Tila lalabas ang apoy sa ilong ni Li Shanyu. Ang mga tao ay nagpipigil ng hininga at naghuhula sa kanilang isipan kung talagang papatayin o hindi ni Zhang Chen si Li Changhao. Li Shanyu, sinabi sa akin na mayroon kang 3 anak. Papatayin ko muna silang 2. Ang mukha ni Zhang Chen ay kalmado at nakaka-relax, ngunit ang kanyang mga aksyon ay walang awa. Ibinaon ng Black Soul Reaper ang leeg ni Li Changhao, at damanak ang dugo sa buong lugar. Nagpumiglas si Li Changhao ng ilang segundo bago tumigil ang lahat ng galaw niya. Agad na muling tumahimik ang lugar. Dilat na dilat ang mga mata ni Li Shanyu habang nakatingin sa nangyari, natulala. Heavens, pinatay niya talaga si Li Changhao. Malupit na tao, malupit talaga. Hindi man lang siya kumurap ng patayin niya. Ang pangalawang anak ng pamilya Li ay pinatay sa Red City, at nangyari ito sa harap mismo ng mukha ni Li Shanyu. Ito ay kabaliwan. Nagulat ang lahat habang nakatitig sa mukha ni Zhang Chen at sa kanyang hindi nakakapinsalang ngiti. Huminga silang lahat ng malalim. Ang batang ito ay may lakas ng loob sa bakal. Ah! Sa wakas ay nag-react si Li Shanyu. Itinaas niya ang ulo niya at umungol ng malakas. Para siyang hayop sa kanyang kabaliwan. Ang aura ng isang Mortal Core Warrior ay kumakalat na parang tidal wave. Ang lahat ay nahihirapang huminga sa ilalim ng ganoong pressure, at ang mga nakatayo malapit kay Li Shanyu ay naitulak pa sa lupa, nagsusuka ng dugo. Galit na galit siya. Ang kanyang sariling anak ay pinatay sa mismong harapan niya, at sinumang nakaranas nito ay gayon din ang magiging reaksyon. Kuya Zhang Chen, bumalik ka na. Inihanda si Yan Zhanyun. Nang lumipat si Li Shanyu, lumipat na siya sa harap ni Zhang Chen. Ilipat. Parehong pula ang mata ni Li Shanyu. Malakas niyang hinampas ang kanyang palad, ngunit nagpakawala rin si Yan Zhanyun ng kanyang lakas at lumaban din gamit ang kanyang mga palad. Bang! Sumabog ang hangin sa kanilang paligid, naglalaban ang 2 sa pinakadakilang mandirigma sa Red City. Nag-init ang hangin sa paligid dahil sa banggaan, at agad na napaatras ang mga nanunood ng laban.
Masyadong malakas ang labanan sa pagitan ng mga Mortal Core Warrior, at ang pagiging malapit lang sa kanila ay mamamatay sila. Si Jiang Chen ay nakatayo sa parehong lugar na may walang pakialam na ekspresyon. Ang kapangyarihan ni Li Shan Yu ay hindi kailanman natakot sa kanya. Siya ay matatag na parang bundok, na parang walang pakialam sa kanyang kaaway. Yan Zhan Yun, lumayo ka. Ngayon na, ang munting bastard na ito ang pumatay sa dalawa sa aking mga anak, gusto ko siyang balata ng buhay ngayon. Si Li Shan Yu ay umungal ng galit na galit. Amph! Li Shan Yu, pinaplano mo bang mawala ang lahat ng dignidad? Isa itong deathmatch, at natalo ang anak mo. Masisisi mo lang ang katangahan niya dahil mahina siya pero gusto pa rin sumali. Ngayon, bilang isang Mortal Core Warrior, sinusubukan mong salakayin ng isang taong mas bata sa iyo. Tinatapon mo talaga lahat ng dignidad mo. Isang malamig na humph ang pinakawala ni Yan Zhan Yun. Siyempre hindi siya lalayo, si Jiang Chen ang tagapagligtas ng pamilya Yan, na iligtas niya si Yan Chen Yu. Kahit na kailangan niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay, paprotektahan pa rin niya si Jiang Chen sa lahat ng bagay. Yan Zhan Yun, lalayo ka ba o hindi? Ito ay sa pagitan ng aking pamilyang Li at ng munting bastard na ito. Wala itong kinalaman sa pamilya Yan. Naikuyong ni Li Shan Yu ang kanyang mga kamao nang napakahigpit na maririnig ang mga tunog ng crack. Ang mga problema ni Jiang Chen ay ang mga problema ko. Kung gusto mong lumaban, ako ang kalaban mo. Desidido si Yan Zhan Yun sa kanyang desisyon. Pinakawalan niya ang kanyang late Mortal Core na enerhiya at sinabi sa lahat na paprotektahan niya si Jiang Chen sa lahat ng bagay. Mabuti, lahat ay gumalaw, patayin si Jiang Chen para sa akin. Hindi na napigilan ni Li Shan Yu ang kanyang galit. Habang inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake, itinaas niya ang kanyang mga palad at sinimulang salakayin si Yan Zhan Yun. Tulad ng paglipat ng mga lalaki mula sa pamilya Li, 5-6 na Mortal Core Warrior mula sa Misty Rain Tower ang sabay-sabay na lumipat at pumwesto sa harap ni Jiang Chen. Paprotektahan ng pamilya Yan si Jiang Chen sa lahat ng bagay, walang makakahawak sa kanya habang naririto siya. Si Yan Hongtai ay nagpakawala rin ng kanyang lakas. Parami ng parami ang mga lalaking lumalabas mula sa Misty Rain Tower. Nagiging seryoso na ang usaping ito. 6 na Mortal Core na mandirigma, ito ang halos lahat ng pinakamalakas na mandirigma mula sa pamilya Yan. Kaunti lang ang mga lalaki na nagmula sa pamilya Li, at kung gusto nilang makipaglaban sa Misty Rain Tower, malinaw na ito ay isang panig na labanan. Ano ba talaga ang ginawa nitong Jiang Chen sa pamilya Yan? Paanong lahat ng Mortal Core Warrior mula sa pamilyang Yan ay gustong tumulong sa kanya? Siguro pinagaling niya ang sakit ng binibini. Ngunit, imposible yon. Ang sakit ng binibini ay walang lunas. Maraming mga Grandmaster ang sumubok, at lahat sila ay sumuko. Nagulat ang lahat. Akala nila noong una ay kapag sinabi ng pamilya Yan na paprotektahan nila si Jiang Chen, isa lamang itong simbolikong aksyon. Ngunit, ngayon ay nakita na nila na talagang sinadya nila ito. Ang mga lalaki mula sa pamilya Li ay nagbago lahat ng kanilang mga ekspresyon. Maging si Li Shan Yu ay tumigil sa kanyang pag-atake. Ang ugali ng pamilya Yan ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Yan Zhan Yun, magdedeklara ka ba talaga ng digmaan sa aking pamilyang Li? Si Li Shan Yu ay isang matagumpay na tao, at nabawi na niya ang kanyang rasyonal na kahulugan sa ngayon. Kung gusto mo ng digmaan, lalaban ako. Ngunit, sa palagay ko, ang paggawa ng Red City sa isang warzone ay hindi mo rin gustong makita. Sabi ni Yan Zhan Yun nang hindi umaatres kahit isang hakbang. Chief, I think dapat na natin siyang bitawan ngayon. Maraming pagkakataon para patayin ang bastard na iyon sa hinaharap. Isang Mortal Core Warrior mula sa pamilyang Li ang bumulong kay Li Shan Yu sa pamamagitan ng kanyang Divine Sense. Kung titingnan kung paano kumilos ang pamilya Yan, imposibleng mapatay nila si Jiang Chen ngayon. Bukod dito, ang deathmatch ay isang bagay na pinagpasyahan ni Li Changhao at Jiang Chen. Ang galit na mga mata ni Li Shan Yu ay nakatitig kay Jiang Chen na nakangiti at nakatayo sa likod ng lahat ng lalaki. Pagkatapos ay tumingin siya kay Li Changhao na nakahiga sa lupa na puno ng dugo. Bagamat ayaw niyang paalisin si Jiang Chen ngayon, alam niyang imposibleng patayin si Jiang Chen ngayon. Ang lugar na ito ay teritoryo ng Misty Rain Tower.
Little bastard, pira-piraso kita maya-maya. Malamig na sabi ni Li Shanyu. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang mga tauhan at ang katawan ni Li Changhao. Ang daming nagbubulungan sa isa't isa. Sa labanan ngayon, namatay si Li Changhao, at ang pamilya Li ay nawala ng isang mababang ranggo na sandata sa labanan, isang dobleng palo para sa pamilyang Li. Kung tungkol sa pangalan ni Jiang Chen, ito ay malapit nang kumalat sa buong lungsod. Kabanata 43, 10,000 Miles Pursuit of a Dog. Ang pamilya Li ay dumanas ng malaking pagkawala. Isa pang anak ni Li Shanyu ang napatay, at nawalan sila ng mababang ranggo na sandata sa pakikipaglaban sa kanilang mga kalaban. Pinahiya nito si Li Shanyu, ngunit alam ng lahat na ang isang tulad ni Li Shanyu ay hindi papayag na mangyari ito ng madali. Sa pagtingin sa mga lalaking umaatres mula sa pamilya Li, si Jiang Chen ay nakatayo doon na walang pakialam. Walang kahit isang emosyon ang kalmadong mukha niya. Kalmado, matalino, matapang, malupit. Ito ay isang nakakatakot na binata. Alam na ng lahat ang kanyang pangalan sa ngayon, at maaari nilang asahan na sa pagdating ng malupit na binata na ito, dumating na rin sa wakas ang kaguluhang hinihintay ng lungsod na ito. Brother Jiang Chen, hindi basta-basta papakawalan ni Li Shanyu ang nangyari ngayon. Bagamat mayroon kang malaking lakas at kakayahan, mahina ka pa rin. Para sa mga susunod na araw, manatili lamang sa loob ng aming Misty Rain Tower. Hindi mangangahas si Li Shanyu na salakayin ng isang tao sa loob ng Misty Rain Tower. Sinabi ni Yan Zhan Yun kay Jiang Chen. Ang labanan ngayon ay lalong nagpahanga sa mga lalaki mula sa pamilya Yan. Napakalakas na binata, kung ikukumpara sa iba pang mga talento sa lungsod na ito, tanging si Yan Chen Yu na mayroong 9 unmarried aeons ang makakapantay sa kanya. Maging si Yan Yang ay nakadama ng kababaan sa kanya. Tumango si Jiang Chen. Sa katunayan, hindi siya handang manatili dito ng masyadong matagal, ngunit nag-aalala siya kay Yan Chen Yu. Aalis lang siya pagkatapos magising si Yan Chen Yu. Bukod dito, gusto niyang masaksihan ang pagsilang ng isang henyo kasama ang 9 unmarried aeons. Hanggat inaayos niya ang mga bagay kay Yan Chen Yu, aalis si Jiang Chen sa lugar na ito. Hindi niya dinala sa puso niya ang mga pananakot ng pamilya Li. Ang tanging priority niya ngayon ay ang itaas ang kanyang level, kaya naman naghanda siyang pumasok sa Origin Mountain at magsanay. Kapatid na Jiang Chen, iniligtas mo muli ang aming buhay ngayon. Hindi ko talaga alam kung paano ipahayag ang aking pasasalamat. Isang sugatang Wang Ting ang nagsabi kay Jiang Chen na may labis na pasasalamat na saloobin. Tama, napakalakas ni Brother Jiang Chen. Pinasikat mo ang sarili mo sa laban ngayon. Sabi ng isa pang lalaki, kailangan kayong magdusa dahil sa akin. Hindi ako pwedeng umupo na lang at walang gagawin. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Tumingon siya kay Yan Zhan Yun, Chief Yan, mangyaring ayusin ang ilang trabaho para sa apat na lalaking ito sa Misty Rain Tower. Tulungan mo akong pagalingin sila at hayaan silang manatili sa Misty Rain Tower. At least siguraduhin mong ligtas sila. Huwag kang mag-alala, Kuya Jiang Chen. Hayaan ko na si Yan Ming na bahala. Sagot ni Yan Zhan Yun. Nakasabit ang payak na puting tela sa pintuan ng pangunahing pasukan ng pamilya Li. Nais ni Li Shanyu na personal na isagawa ang libing ng kanyang sariling anak. Lahat sa pamilya Li ay labis na nalungkot. Chief, ang young master ay naglilinang sa likod ng mga saradong pinto. Dapat ba natin siyang ipaalam? May nagtanong. Hindi, si Minger ay kasalukuyang nasa kritikal na punto ng pagpasok sa Mortal Core Realm. Kung siya ay nabalisa, ito ay makakaapekto sa kanya ng malaki. Ayusin ang ating mga tauhan na harangan ang lahat ng labasan ng lungsod na ito, panuuri ng mabuti ang Misty Rain Tower, at ipaalam ka agad sa akin kapag sinubukan ni Jiang Chen na umalis sa Misty Rain Tower. Sabi ni Li Shanyu sa mapanlinlang na paraan. Opo, Ginoo. Walang nang ahas na pabayaan ang utos dahil nasa hangganan na ng pagsabog ng galit si Li Shanyu. Third kapatid, mangyaring pumunta sa Fragrant Sky City at bantayang mabuti ang pamilya Jiang. Subukan ang iyong makakaya upang makakuha ng impormasyon tungkol sa Heavenly Core Warrior. Sabi ni Li Shanyu na may malungkot na mukha. Sige, aalis na ako. Ang ikatlong kapatid ay isang mid-mortal core na mandirigma. Magalang niyang hinawakan ang kanyang kamao kay Li Shanyu at agad na umalis. Swoosh!
Sa sandaling ito, lumitaw ang malalaking buhawi sa itaas ng mansyon ng pamilya Lee. Ang malalakas na alon ng hangin ay naging mga buhawi at lumipad patungo sa isang direksyon, ang natural na enerhiyang nakapalibot sa pamilya Lee ay nauubos ng napakabilis. Nang mapansin ito, ang malungkot na mukha ni Lee Shanyu ay agad na naging masaya. Parehong kumikinang ang kanyang mga mata na parang tanglaw sa madilim na gabi, napakaliwanag ng kanyang mga mata na naglalabas ng mga sinag ng liwanag patungo sa direksyong iyon sa loob ng mansyon ng pamilya Lee. Haha, nakapasok na si Minger sa Mortal Core Realm. Ang numero unong henyo sa lungsod na ito ay ang aking Minger. Nagsimulang tumawa ng malakas si Lee Shanyu. Kasabay nito, libu-libong milya hilagang kanluran mula sa Red City, tatlong kabataang lalaki ang naglakad palabas sa isang malaking hanay ng bundok. Ang bundok na ito ay tinawag na Origin Mountain. Ito ay sumasaklaw ng higit sa 10,000 milya. Maraming demonyong hayop ang naninirahan sa loob, at ito ay isang natural na lugar. Halos sakop ng hanay ng bundok na ito ng 10,000 milya ang buong teritoryo na naghihiwalay sa Red City at sa mga panloob na bahagi ng Chi Province. Ito ay isang malaking teritoryo sa kanyang sarili. Sa katunayan, kahit na maraming mga demonyong hayop sa loob ng Origin Mountains, walang anumang mga hayop na talagang malakas, at wala sa kanila ang nasa Heavenly Core Realm. Dahil sa geographical na lokasyon, gayunpaman, ito ay nakahiwalay pa rin sa ibang mga lugar. Ang malalaking angkan na yun mula sa lalawigan ng Chi ay hindi kailanman nagbigay pansin sa teritoryong ito kapag nagre-recruit sila ng mga bagong disipulo bawat taon. Ang tatlong individual na nag-walk out mula sa Origin Mountain ay nasa 20s, dalawang lalaki at isang babae. Pareho silang estilo ng mga damit, na isang mapusyaw na dilaw na damit na may katanji tanging maliit na talim na naka-emboss sa dibdib. Malinaw na ang tatlong individual na ito ay nagmula sa parehong angkan. Kurbadong katawan ng ginang at kasing ganda ng namumukadkad na bulaklak. Kahit na hindi niya may kumpara kay Yan Chen Yu, maganda pa rin siya. Siya at ang isa pang binata na may nunal sa mukha ay parehong nakarating sa Early Mortal Core Realm. Ang binata na nakatayo sa gitna ay gwapo at nagtataglay ng mapagparaya. Mula sa lakas na hindi niya sinasadyang ilabas, masasabi ng isa na naabot na niya ang Mid-Mortal Core Realm. Malinaw na siya ang pinuno ng grupong ito, at ang batang babae ay tumingin sa kanya na puno ng pagsamba. Brother Chen Shuang, bakit kailangan nating tumawid sa Origin Mountain at pumunta sa malayong lugar na ito? Tanong ng dalaga, nawala sa amin ng asong iyon ang direksyon namin sa kabundukan. Halos isang buwan na kaming bumiyahe, at ngayon nakarating na kami sa basurahan na ito. Kuya Chen, kailangan nating bumalik ng mabilis. Saway naman ng isa pang lalaki. Sa pag-alala sa naranasan nila nitong mga araw na ito, hindi niya napigilan ang namuong galit. Ate Ruan Ling, kapatid na Xiaohua, dahil nandito na tayo, pumunta tayo sa lungsod na nasa harapan natin at tingnan. Baka pumunta dito ang tanggang aso. Isang buwan na kaming wala, at kung hindi namin mahuli ang tanggang asong iyon ay mawawala na kami ng mukha kapag bumalik kami. At saka, ang paninirahan sa kabundukan sa nakalipas na buwan ay sobrang boring. Sabi ni Chen Shuang bago siya nagsimulang maglakad patungo sa Red City. Nagmamadaling sinundan siya ni Ruan Ling at Xiaohua, kung mahuli natin ang tanggang asong iyon, balatan ko ito ng buhay at iluluto sa kaldero. Gabi, sa pamilya Yan. Ang buong kaganapan ng paggising sa 19 Married Aeons ay hindi kasing dali nang inaasahan. Halos isang buong araw na, pero walang nangyari. Nagyelo pa rin ang buong silid. Si Yan Zanyun at ang iba pang mga lalaki ay naghihintay pa rin ng balisang sa looban. Sa puntong ito, tumakbong muli si Yan Xing sa kanila na may gulat na ekspresyon. Yan Xing, anong nangyayari ngayon? Don't tell me nandito na naman si Lee Shanyu. Kinunot ni Yan Zanyun ang kanyang mga kapatid. Nakatuon na siya ngayon kay Yan Chen Yu, ayaw niyang may ibang makaabala sa kanya. Hindi ang pamilyang Lee, may mga tao mula sa Heavenly Blade Clan dito. Sabi ni Yan Xing na may halong panunabik, ang Heavenly Blade Clan, at nandito sila sa Red City. Heavenly Blade Clan, nakaramdam ng inis ang lahat. Kanina pa may dumating na tatlong binata at sinabing sila ay mga alagad sa labas ng Heavenly Blade Clan. Kasalukuyan silang nasa Heavenly Falls Tower, at nagpadala sila ng isang messenger na humihiling na ang hepe ay sumalubong sa kanila ng personal.
Sabi ni Yan Xing, "Ano, mga disipulo mula sa Heavenly Blade Flan?" Nagulat si Yan Hongtai nang maalala niya kung ano ang Heavenly Blade Flan. Bagamat inihiwalay sila ng Origin Mountain, lahat sila ay mga Mortal Core Warrior na may sariling mga mapagkukunan ng impormasyon. Alam nila ang tungkol sa malalaking angkan sa lalawigan ng Qi, at ang Heavenly Blade Flan ay isa sa malaking apat na angkan sa lalawigan ng Qi. Sila ay isang malaking shot, ngunit ito ay isang awa na ang Red City ay matatagpuan sa isang liblib na lugar sa kabilang panig ng Origin Mountain. Hindi talaga sila nakakuha ng atensyon mula sa malaking apat na angkan. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na mayroong ilang hindi kapani-paniwalang talento sa Red City, walang paraan para makasali sila sa malaking apat na angkan. Sinong mag-aasam na ang mga disipulo ng Heavenly Blade Clan ay pupunta rito sa Red City? Napakalaking balita ito para sa lahat sa lungsod. Tama, hindi alam ng marami na may mga disipulo ng Heavenly Blade Clan sa lungsod. Sinabi sa akin ng lalaki mula sa Heavenly Falls Tower na ang tatlong disipulong ito ay pawang bata pa, ngunit lahat sila ay nasa Mortal Core Realm. Ang isa sa kanila ay nasa Mid-Mortal Core Realm din. Nakasuot din sila ng uniforme ng Heavenly Blade Clan, kaya dapat galing sila sa Heavenly Blade Clan. Ngunit, hindi malinaw kung bakit nagpa siya silang pumunta dito ngayon. Sabi ni Yan Xing, "Sadyang hiniling sa akin ng mga disipulo ng Heavenly Blade Clan na makipagkita sa kanila sa Heavenly Falls Tower ng personal." Tanong ni Yan Zanyon. Ang Heavenly Falls Tower ay medyo sikat sa lungsod na ito. Isa itong malaking restaurant at hotel, at hindi ito pag-aari ng pamilya Yan o ng pamilya Lee. Tama, hiniling ng mga disipulo ng Heavenly Blade Clan na makipagkita sa mga lalaki mula sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Red City. I'm guessing hindi lang ikaw ang nasa listahan, I bet si Li Shanyu din. Hulaan ni Yan Xing at sinabi, "Sige, pupunta ako ngayon." Nang walang pag-aalinlangan, lumabas si Yan Zanyun mula sa courtyard. Ang mga disipulo mula sa Heavenly Blade Clan, hindi siya nang ahas na pabayaan sila kahit kaunti. Bakit nagpunta ang mga tao mula sa Heavenly Blade Clan sa Red City? Sabi ni Yan Yang na may nagtatakang ekspresyon. Sino ang nakakaalam? Baka may magandang mangyari. Totoo, Yan Yang, kailangan mong magsikap. Marahil ay maaari kang sumali sa isa sa mga malalaking angkan sa lalawigan ng Qi sa pamamagitan ng pagkilala sa mga disipulong ito ng Heavenly Blade Clan. Sabi ni Yan Hongtai. Si Jiang Chen na tumabi ay iniisip ang sarili, wala siyang alam tungkol sa Heavenly Blade Clan na ito. Sa kanyang nakaraang buhay, napunta siya sa maraming lugar sa Heavenly Continent, at hindi niya kailanman inilagay sa kanyang isipan ang malalaking angkan na iyon. Wala rin siyang ideya tungkol sa mga napakalaking angkan na iyon sa Eastern Continent. Para makapasok siya sa Heavenly Continent, gayunpaman, kailangan niyang umalis muna sa Red City at pumasok sa Qi Province. Ang pakikipagkita sa mga apprentice na ito mula sa Heavenly Blade Clan ay maaaring isang magandang ideya. Hindi malinaw kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao kung alam nila na ang tunay na dahilan kung bakit nagpunta rito ang mga disipulong ito mula sa Heavenly Blade Clan ay dahil hinahabol nila ang isang aso. Siguradong masusuka sila ng dugo kapag nalaman nila. Ang Heavenly Falls Tower ay matatagpuan hindi kalayuan sa Misty Rain Tower, at hindi rin ito kalayuan sa pamilya Lee. Matatagpuan ito sa gitna mismo ng pamilya Lee at sa Misty Rain Tower, at hindi ito pag-aari ng alinman sa kanila. Mukhang nakakuha ng impormasyon si Chen Shuang at ang dalawa patungkol sa pinakamakapangyarihang mga pamilya sa Red City, kaya malamang na pinili nila ang meeting point na Heavenly Falls Tower dahil wala ito sa panig ng pamilya Lee o ng Misty Rain Tower. Sa bakana ng Heavenly Falls Tower, sabay na dumating si Yan Zanyun at Li Shanyu. Nagkatinginan sila, uminit agad ang kapaligiran. Yan Zanyun, hindi pa nagtatapos ang nangyari ngayon. Imposibleng protektahan ng iyong pamilya ang munting bastard na iyon. Isang malamig na humph ang pinakawala ni Li Shanyu. Li Shanyu, dapat ay dumadalo ka sa libing ng iyong anak sa bahay. Sa tingin ko hindi bagay na tumakbo ka ngayon. Sabi ni Yan Zanyun sa panunukso. Nasaktan si Li Shanyu sa sinabi niya. Agad siyang nagalit. Anong gusto mo? Gusto mo bang awayin kita ngayon? Sabi ni Yan Zanyun na may mapang-asar ng ngiti. Hindi siya natakot kay Li Shanyu tulad ng iba.
Siya lang sa lungsod na ito ang hindi natakot kay Li Shanyu. Amph. Nandito na ang mga lalaki mula sa Heavenly Blade Clan, ayokong makipagtalo sa iyo ngayon. Sabi ni Li Shanyu habang nagngangalit ang mga ngipin bago pumasok sa Heavenly Falls Tower. Kabanata 44 Paghahanap ng aso sa buong lungsod. Ang Heavenly Falls Tower ay ang pinakasikat na restaurant sa lungsod. Ito ay puno ng mga tao araw-araw, at mahirap makahanap ng bakanteng mesa. Pero ngayon, walang laman ang buong restaurant. Kasalukuyang nandito ang mga disipulo ng Heavenly Blade Clan, kaya walang nang ahas na kumain. Si Li Shanyu at Yan Zhanyun ay pumasok sa Heavenly Falls Tower at nakilala ang tindera ng Heavenly Falls Tower. Nandito na kayo, mga pinuno. Matandang lalaki ang tindera. Medyo mataba ang kanyang katawan, at sa kanyang hitsura ay masasabi mong medyo masarap ang pagkain sa restaurant. Nang makita niya sina Li Shanyu at Yan Zhanyun, ang tindera ay nagmamadaling pasulong at magalang na yumuko sa kanila. Sa Red City, walang nang ahas na maging impolite sa harap ng dalawang taong ito. Nasaan ang mga lalaki mula sa Heavenly Blade Clan? Tanong ni Li Shanyu. Nasa main hall sila sa taas. Ang paraan ng pag-uugali nila ay nagpapakita na sila talaga ay mula sa Heavenly Blade Clan. Sagot ng tindera, bakit, sa tingin mo? Tanong ni Yan Zhanyun. Mukhang hindi pamilyar ang tatlong individual na ito. Hindi ko pa sila nakita noon, at sigurado akong hindi sila tagalungsod. Lahat sila ay nasa 20s, ngunit lahat sila ay umabot sa Mortal Core Realm. Dapat silang nagmula sa mga panloob na bahagi ng lalawigan ng Chi. Isa pa, nakauniforme sila na may pinong talom na naka-emboss sa dibdib. Ito ang simbolo ng Heavenly Blade Clan, kaya naman sigurado akong doon sila nang galing. Nagtataka lang ako, gayunpaman, kung bakit ang mga disipulo ng Heavenly Blade Clan ay tumawid sa 10,000 milyang Origin Mountain at pumunta sa Red City. Marami nang naranasan ang tindera at nakilala niya ang hindi mabilang na tao sa buong buhay niya. Hindi siya magkakamali sa sinuman. Sige, umakyat na tayo at tingnan natin. Tumango si Yan Zhanyun. Ipinaliwanag ko ang kasalukuyang sitwasyon sa Red City at sinabi ko sa kanila ang tungkol sa parehong pamilya. Hindi kita susundan sa taas. Sabi ng tindera sa kanila habang nakangiti. Umakyat si Yan Zhanyun at Li Shanyu sa ikalawang palapag. Nakakonekta sa hagdan ang isang malaking bulwagan, ang palamuti ay lahat ng marangya at naglalabas ng pakiramdam ng pera at katanyagan. Sa ngayon, sa loob ng bulwagan, tatlong kabataan ang tumitikim ng mataas na kalidad na tsaa. Mukhang nag-e-enjoy sila. Bilang Outer Circle Disciples ng Heavenly Blade Clan, status man o rango nila, mas mataas sila sa sinumang ordinaryong tao. Ngunit, ang tatlo ay maglilinang sa loob ng angkan sa lahat ng oras, kaya't hindi talaga sila nagkaroon ng pagkakataong masiyahan sa buhay sa labas ng kanilang angkan. Tsaka ang sarap talaga ng feeling na nirerespeto. Bilang isa sa apat na malalaking angkan sa lalawigan ng Chi, mayroong higit sa 10,000 mga disipulo sa loob ng bilog. Ilan lamang silang mga alagad sa labas ng bilog. Nang makitang may paparating, mas naging seryoso ang mukha ng tatlo. Ako si Li Shanyu, bumabati sa mga disipulo mula sa angkan ng Heavenly Blade. Ako si Yan Zhanyun, bumabati sa mga disipulo mula sa angkan ng Heavenly Blade. Sabay na nagsalita sina Li Shanyu at Yan Zhanyun at magalang na hinawakan ang kanilang mga kamao patungo sa tatlo. Sa totoo lang, sa kanilang katayuan at antas, hindi na kailangang maging magalang sa mga kabataang ito, ngunit dahil sa katayuan ng mga binata, hindi sila nang ahas na maging walang pakundangan. Pareho silang napatingin sa suot ng tatlo at sa level nila. Medyo nagulat sila sa kanilang mga puso dahil naabot ng tatlo ang Mortal Core Realm sa murang edad. Dapat talaga silang mula sa Heavenly Blade Clan nang walang anumang pagdududa. Chief ng Pamilya Li, Li Shanyu. Chief ng Pamilya Yan, Yan Zhanyun. Pareho kayong pinakamalakas na lalaki sa lungsod na ito, at pareho kayong nakarating sa Late Mortal Core Realm, tama ba ako? Tumingin si Chen Shuang sa dalawang lalaki, casual na nagsasalita. Puno ng kaibangan ang mukha niya. Para sa isang taong nagmula sa isa sa mga malalaking angkan sa lalawigan ng Chi, ang maliit na pulang lungsod na ito ay ilang liblib na nayon. Tama, paano kita haharapin, batang Ginoo? Tanong ni Yan Zhanyun.
Ang pangalan ko ay Chen Shuang, isang Outer Circle na disipulo ng Heavenly Blade Clan. Nang banggitin niya ang Heavenly Blade Clan, mas lalong lumalim ang pagmamataas sa mukha ni Chen Shuang. Ang Heavenly Blade Clan ay isang malaking clan mula sa Qi Province. Maaari ko bang malaman ang dahilan kung bakit naglakbay si Mr. Chen ng napakalayo at nakarating sa Red City? Tanong ni Li Shanyu. Siyempre may kailangan tayong gawin simula nang dumating tayo dito. Dumiretso ako sa punto, gusto kong gamitin ang lakas ng inyong pamilya para gawin ang isang bagay para sa akin. Tumayo si Chen Shuang mula sa kinauupuan niya. Ibigay mo na ang order mo, Mr. Chen. Isang karangalan para sa pamilya Li na magawa ang isang bagay para sa Heavenly Blade Clan. Nagmamadaling sabi ni Li Shanyu. Marunong talagang magsalita si Chief Li. Tumango si Chen Shuang. Pwede ko bang malaman kung ano ang kailangan mong gawin natin? Tanong ni Yan Zhanyun. Maghanap ng aso. Sabi ni Ruan Ling. Nang banggitin niya ang salitang aso, ay agad na nagalit ang maganda niyang mukha. Sinabi pa niya ang salita habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang isang taong may labis na galit sa isang aso ay hindi kapani-pani, walang kakaiba. Ano? Maghanap ng aso. Sina Li Shanyu at Yan Zhanyun ay halos bumagsak sa lupa. Nagtataka pa nga sila kung mali ba ang narinig nila. Don't tell me ang tatlong disipulo ng Heavenly Blade Clan na ito ay pumunta sa malayo para lang sa isang aso. Anong klaseng biro ito? Bukod pa rito, ang pamilya Li at ang pamilya Yan ang pinakamalakas na kapangyarihan sa Red City. Hinihiling sa kanila na maghanap sa buong lungsod para sa isang araw, ano ba? Iniinsulto mo ba kami? Huwag na kayong magtaka, pumunta talaga kami dito kasi may hinahabol kaming aso. Naligaw kami sa Origin Mountain at pumunta dito. Pinaghihinalaan namin na ang tanggang aso ay nagtatago sa lungsod na ito sa isang lugar. Kaya kailangan ko ang tulong ninyong dalawa para hanapin ang asong ito. Hanggat mahahanap mo ang maldita na asong iyon para sa akin, hindi kita masyadong tatretuhan. Sabi ni Chen Shuang. Bakas din sa mga mata niya ang galit nang banggitin niya ang asong iyon. Nagkatinginan sina Li Shanyu at Yan Zhanyun, pareho silang nahiya. Mukhang pumunta talaga itong trio na ito sa paghabol ng aso. Isa lang itong aso. Anong uri ng sampay na aso ang hahayaan ng mga disipulo ng Heavenly Blade Clan na habulin ito ng higit sa 10,000 milya? Kayong mga lalaki, huwag ninyong maliitin ang asong iyon. Kasuklam-suklam talaga ang asong ito. Ito ay tuso, at ito ay isang baliw. Mahirap talagang hulihin. Kung matutulungan nyo kaming mahanap ang aso, napakaganda ng ginawa ninyo para sa Heavenly Blade Clan. Tumayo din si Xiao Hua at nagsalita. Sa pakikinig kay Xiao Hua na inilarawan ang asong ito, sina Yan Zhanyun at Li Shanyu ay biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam tungkol dito. Isang kasuklam-suklam, tusong baliw na aso, anong uri ng aso ito? Maaari ko bang itanong, ano ang hitsura ng asong ito? Tahimik na nagpunas ng pawis si Yan Zhanhan ngunit nagtanong pa rin. Ito ay isang aso na may dilaw na balahibo. Walang ibang kulay dito. Ito ay mataba, mabangis, at napakadaling makilala. Sabi ni Chen Shuang, huwag kang mag-alala Mr. Chen, gagawin ng pamilya ko Li ang lahat ng aming makakaya. Hanggat ang asong iyon ay nasa lungsod na ito, huhulihin namin ito para sa iyo. Nagmamadaling saad ni Li Shanyu, isa itong magandang pagkakataon para makalapit sa Heavenly Blade Clan. Hindi niya ito makaligtaan. Gagawin din ng pamilyang yan ang lahat ng aming makakaya. Nangako rin si Yan Zhanyun. Napakabuti, mananatili tayo sa Heavenly Falls Tower. Kapag nakatanggap ka ng anumang balita tungkol sa asong ito, magpadala lamang ng isang tao upang ipaalam sa amin. Sabi ni Chen Shuang habang nakangiti. Mr. Chen, may hiling ako. Isang matalinong tingin ang makikita sa mga mata ni Li Shanyu. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong. Sabihin mo sa akin kung ano iyon, Chief Li. Umupo si Chen Shuang sa kanyang upuan. May anak ako. Ang kanyang pangalan ay Li Changming, at siya ay 23 taong gulang pa lamang. Nakapasok lang siya sa Mortal Core Realm. I wonder, may chance pa ba siya na sumali sa Heavenly Blade Clan? Tanong ni Li Shanyu. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yan Zhanyun.
si Li Changming ay nakalusot sa Mortal Core Realm. Sa loob ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Yan, si Yan Yang ang pinakamalapit na makapasok sa Mortal Core Realm. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa Late Qihai Realm. Oh, I never expected na ang lugar na ito ay magkakaroon ng ganoong talent, not bad. Maaaring laktawan ng isang henyong Mortal Core Warrior ang lahat ng kinakailangan at agad na maging Outer Circle Disciples tulad natin kapag sumali siya sa clan. Dahil narito na tayo sa lungsod na ito, maaari naming hayaan ang iyong anak na sundan kami pabalik sa Heavenly Blade Clan. Siyempre, para makasali siya sa clan, kailangan muna niyang dumaan sa ilang pagsubok. Sabi ni Chen Shuang. Nang marinig ang sagot na gusto niyang marinig, naramdaman ni Li Xianyu na siya ay tinamaan ng kaligayahan. Sa sandaling sumali si Li Changming sa Heavenly Blade Clan, ang pamilya Li ang magiging pinakamalakas na pamilya sa Red City. Mr. Chen, ang pagkakataong sumali sa Heavenly Blade Clan, maaari mo rin bang ibigay ito sa pamilya Yan? Si Yan Zanyun ay hindi gustong supilan ng pamilya Li, at ang makasali sa Heavenly Blade Clan, hindi mahalaga kung ito ay ang Li family o ang Yan family, ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Kuya Chen, dahil nandito na tayo, bakit hindi na lang tayo magsagawa ng pagsusulit sa lungsod na ito at bigyan ng pagkakataon ang mga kabataang iyon na sumali? Ito ay isang lugar na malayo sa inner section ng Qi province. Walang angkan ang magsasaalang-alang na pumunta rito para kumuha ng mga bagong disipulo. Kung mayroon tayong pagsusuri dito at ibabalik ang lahat ng potensyal na talento, kahit papaano ay may nagawa tayong mabuti. Sabi ni Ruan Ling. Tama ang sinabi ni Sister Ruan Ling, dito na lang tayo magpasuri. Sumang-ayon si Xiao Hua. Sige, mga pinuno, sa sandaling bumalik ka mamaya, mangyaring magpadala ka agad ng abiso. Bawat kabataang lalaki sa lungsod na ito ay kwalipikadong sumali sa pagsusulit. Bukas ng umaga, papasok sa outer section ng Origin Mountain ang mga nagnanais na sumali sa pagsusulit. Mayroon silang 4 oras para pumatay ng mga demonyong hayop, at sila ay airanggo ayon sa dami ng mga hayop na kanilang papatayin. Ibabalik naming 3 ang ilan sa kanila. Siyempre, irerekomendo lang namin sila. Makakasama man sila o hindi sa Heavenly Blade Clan ay depende sa kanilang sariling kakayahan. Sinabi ni Chen Shuang sa kanila. Nang marinig ito, parehong masaya si Li Xianyu at Yan Zanyun. Ito ay isang tunay na malaking pagkakataon para sa mga batang henerasyon ng lungsod. Ang pagsusulit na ito ay magiging pinakamalaking kaganapan sa lungsod na ito. Si Chen Shuang at ang dalawa pa ay mga alagad sa labas ng bilog. Wala silang awtoridad sa pagpapasya kung sino ang maaaring sumali sa clan. Ito ay kahit na bastos para sa kanila na magrekomenda ng isang tao. Kung mapipili nila ang pinakamalakas at tulungan silang makapunta sa Heavenly Blade Clan, may nagawa silang mabuti. Sa Heavenly Blade Clan, kahit na ang isang outer circle na mga disipulo ay may ilang katayuan, ang status na iyon ay halos walang halaga. Ito ay halos mas mahusay kaysa sa mga hindi opisyal na disipulo. Nang dumating ang 3 sa lungsod na ito ay sinalubong sila ng may paggalang. Pakiramdam nila ay nasa tuktok sila. Ang pagkakaroon ng pagsusuri at pagkilos tulad ng mga nagpasya kung sino ang kwalipikado ay isang pagkakataon upang matupad ang kanilang mga hangarin. Bukod dito, may karapatan silang magrekomenda ng isang tao. Pakibalik na mga pinuno, at huwag kalimutang hanapin ang aso para sa amin. Sabi ni Chen Shuang, huwag kang mag-alala. Kapag nakabalik na kami, magpapadala ka agad kami ng notice at hihilingin sa lahat sa lungsod na ito na hanapin ang asong iyon. Hindi namin hahayaan ang anumang bagay na makapagpabagal sa paghahanap, kahit na ang pagsusuri. Si Li Xianyu ay patuloy na nangako sa kanila. Sa labas ng Heavenly Falls Tower. Yan Zanyun, siguradong sasali ang anak ko sa Heavenly Blade Clan. Kapag nangyari iyon, mapapahamak ang pamilya yan mo. Sabi ni Li Xianyu na may malamig ng ngiti. Talaga, hindi pa nagsisimula ang pagsusulit. Paano mo malalaman na walang sinuman sa pamilya kung yan ang sasali sa Heavenly Blade Clan? Sabi ni Yan Zanyun na may hindi kumbinsido na tingin. Maghintay at makita ipaalam. Ikinaway ni Li Xianyu ang kanyang manggas, tumalikod, at umalis. Sa loob ng meeting hall ng pamilya Yan. Ano? Maghanap ng aso. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yan Hongtai.
Matapos marinig ang sinabi ni Yan Zhongyun sa kanila, naramdaman ng lahat na napakalaki ng mundo na posible ang anumang kakaiba. Ang mga disipulo ng Heavenly Blade Clan ay naglakbay ng higit sa 10,000 milya dahil lamang sa isang aso. Habang pinag-iisipan nila, lalo silang natulala. Kabanata 45, huwag mo akong galitin, magiging seryoso ang mga bunga. Nang gabi ring iyon, sabay na nagpadala ng mga abiso ang Misty Rain Tower at ang pamilya Lee. Isang dilaw na aso ang pinaghahanap nila. Kasabay nito, kumalat din ang balita tungkol sa mga disipulo ng Heavenly Blade Clan na dumating dito para maghanap ng aso. Nang kumalat ang balita, nagulat ang buong lungsod. Lahat ay nagkaroon ng masamang pakiramdam tungkol dito. Sinong mag-aakala na ang napakalaking lungsod ay pag-iinit ng ganito dahil sa isang aso? Anong uri ng aso ito? Masyadong nakakatawa ito, muntik na akong mamatay sa kakatawa. Ang Heavenly Blade Clan ay isa sa 4 na malalaking angkan sa Chi Province, ngunit ang kanilang mga disipulo ay walang kabuluhan. Hinabol nila ang isang aso ng higit sa 10,000 milya, at nagdulot pa sila ng gayong sensasyon sa lungsod. Ito ay isang malaking biro. Ang mga disipulo ng Heavenly Blade Clan na humahabol sa isang aso, sigurado akong hindi ito ordinaryong aso. Siyempre ito ay isang pambihirang aso. Kung hindi, bakit hindi ito mahuli ng mga disipulo ng Heavenly Blade Clan matapos itong ituloy sa mahabang panahon? Pero, nagtataka talaga ako kung ano ang ginawa ng asong ito para magalit ang mga disipulo ng Heavenly Blade Clan na hahabulin nila ito at magdulot ng ganoong sensasyon. Sa sandaling ito, hindi ka makakapunta saanman sa lungsod na ito nang hindi nakakarinig tungkol sa asong ito. Ito ay hindi pa nagagawa at isang napakalaking biro. Ang mas nakakagulat ay ang pamilya Lee at ang pamilyang Yan ay talagang nagpadala ng kanilang mga tauhan upang maghanap sa bawat sulok ng lungsod na ito. Hindi man lang sila ng ahas na pabayaan ang pinakamaliliit na sulok. Kasabay nito, nagpadala ng isa pang abiso ang Misty Rain Tower at ang pamilya Lee. Ang mga disipulo ng Heavenly Blade Clan ay magkakaroon ng pagsusuri para sa kabataang henerasyon sa lungsod. Ang mga nais kumuha ng pagsusulit ay kailangang magpakita sa Origin Mountain bukas ng umaga. Nang may padala ang paunawa, muli itong lumikha ng isa pang malaking kaguluhan. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Ang aming pulang lungsod ay nakahiwalay sa mga panloob na seksyon ng Chi Province dahil sa Origin Mountain. Kahit na may mga henyo dito, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong sumali sa isa sa malalaking angkan sa Chi Province. Ngunit, ngayong nandito na ang mga disipulo ng Heavenly Blade Clan, binigyan nila tayo ng magandang pagkakataon. Hindi tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Kung libre ka, pumunta ka para tingnan. Tama iyan. Kahit na mayroong anumang magagamit na silid, ito ay kukunin lamang ng mga miyembro ng Misty Rain Tower at Lee Family. Sigurado ako na ang mga sasali sa pagsusulit na ito ay mula sa pamilya Yan o sa pamilya Lee. Kung may ibang mga kabataang lalaki na sasali, sila ay dapat mula sa mga pamilyang umaasa sa malalaking pamilya. Walang anumang pagkakataon para sa mga ordinaryong tao. Hindi tumigil ang daldalan tungkol sa dalawang bagay. Ngayon ay isang walang tulog na gabi para sa Red City. Parehong malalaking pamilya ang naghahanda para sa pagsusulit bukas gayon din ang paghahanap ng aso sa bawat sulok. Sa kasamaang palad, kahit na halos mabaligtad ang Red City, wala silang mahanap kahit isang dilaw na balahibo. Sa loob ng pamilya Yan, isang grupo ng mga kabataang lalaki ang nagtitipon. Ang mga lalaking ito ay pinamumunuan lahat ni Yan Yang, at lahat sila ay nasa kaharian ng Chihai. Lahat sila ay mga mahuhusay na lalaki ng nakababatang henerasyon, at ang ilan sa kanila ay mula sa mga pamilyang umaasa sa pamilyang Yan. Tinawag sila kahit hindi sila direkta sa pamilya Yan. Napakahalaga ng pagsusulit bukas. Kapag nakapasok na kayong lahat sa Origin Mountain, kakailanganin ninyong makipagtulungan ng buong katapatan. Huwag kang magpapatalo sa pamilya Lee. Sabi ni Yan Zhongyun. Ang presensya ng Heavenly Blade Clan ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para sa kanila. Opo, Ginoo. Sabay sigaw ng grupo ng mga henyo. Sila ay may mataas na espiritu at naunawaan na ito ay hindi lamang isang pagsusuri, naging away din ito sa pagitan nila ng pamilya Lee. Tumingon si Yan Zhongyun at tumingin kay Zhang Chen, Brother Zhang Chen, interesado ka ba sa pagsusulit na ito?
Hindi interesado, ngunit papasok ako sa bundok kasama ang iba. Nagkibit-balikat si Jiang Chen. Para sa isang mababang uri ng pagsusulit, siya ay talagang walang interes sa lahat. Ngunit, kailangan niyang pumasok sa Origin Mountain. Kuya Jiang Chen, kung ganoon nga, bakit hindi ka magpanggap na isang lalaki mula sa isang pamilya na umaasa sa pamilya yan at sumama sa pagsusulit kasama si Yan Yang? Kapag nasa loob ka na ng bulubundukin, sana ay maalagaan sila ni Brother Jiang Chen. Sabi ni Yan Zhanyun. Alam ng lahat dito kung ano ang kaya ni Jiang Chen. Kung mananatili siyang kasama ni Yan Yang at ng iba pa, malaki ang tsansa nilang manalo. Sige, ayos lang. Tumango si Jiang Chen. Para sa kanya, wala sa mga ito ang mahalaga. Pero, hindi ako sigurado kung sasali si Li Changming o hindi. Nakalusot na siya sa Mortal Core Realm. Kung magpas siya siyang kumuha ng pagsusulit, ang panganib ay napakataas. Ipinahayag ni Yan Zhanyun ang kanyang mga alalahanin. Nakakagulat na si Li Changming ay nakapasok sa Mortal Core Realm na lumampas sa aking inaasahan. Ngunit, ang mga Mortal Core Warriors ay hindi dapat kumukuha ng pagsusulit kasama ang iba dahil ito ay talagang hindi patas. Naniniwala akong alam ng trio mula sa Heavenly Blade Clan ang gagawin. Sabi ni Yan Hongtai. Umaasa ako. Tumango si Yan Zhanyun bilang pagsang-ayon. Ang distansya sa pagitan ng Red City at Origin Mountain ay higit sa 1,000 milya. Kaya naman, ang mga gustong kumuha ng pagsusulit ay nagsimula na sa kanilang paglalakbay at nagmamadaling patungo sa Origin Mountain. Ang 1,000 milyang distansya ay wala para sa isang Mortal Core Warrior. Madali siyang tumawid ng 1,000 milya kung tatakbo siya ng 1 oras ng buong lakas. Ang mga mandirigmang Qihai na iyon, gayunpaman, ay hindi nakatakbo ng ganoon kabilis. Patuloy pa rin ang paghahanap sa aso sa lungsod. Ang mga lalaki mula sa pamilya Li at pamilyang Yan na gustong sumali sa pagsusulit ay nagsimula na sa kanilang paglalakbay mula sa iba't ibang lugar at gumagamit ng iba't ibang landas. Nang marating ng pamilyang Yan ang Origin Mountain, nakilala nila ang trio na disipulo ng Heavenly Blade Clan na naghihintay sa kanila doon. Mr. Chen. Nagmamadaling binati ni Yan Zhanyun ang tatlo nang makita niya sila. Siya at ang isa pang Yan Family Mortal Core Warrior ang namuno sa grupo ng mga kabataang lalaki dito. Ang mga lalaki mula sa pamilya Li ay wala pa rito. Pagkaraang matapos ni Chen Shuang ang kanyang mga salita, isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanila ng napakabilis. Nandito na sila, nakangiting sabi ni Ruan Ling. Hindi nagtagal pagkatapos ng mga salitang iyon, dumating ang mga lalaki mula sa pamilya Li. Magalang na hinawakan ni Li Shanyu ang kanyang kamao at binati si Chen Shuang at ang dalawa pa. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Jiang Chen na nakatayo sa pagitan ng mga lalaki ng pamilya Yan, isang mapanlin lang na tingin ang lumilitaw sa kanyang mga mata. Kasabay nito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yan Zhanyun. Dumapo ang kanyang tingin sa isang binata na nakatayo sa tabi ni Li Shanyu. Nakasuot ng plain white robe ang lalaki at gwapo. Ang kanyang mukha ay kahawig ni Li Hang Hong at Li Chang Hao, ngunit ang kanyang aura ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanila. Siya ang numero unong henyo ng pamilya Li, ang binata na kakapasok lang sa Mortal Core Realm, si Li Changming. Mr. Chen, si Li Changming ay isang Mortal Core Warrior. Sa tingin ko hindi niya kailangang sumali sa pagsusulit na ito. Nagsalita si Yan Zhanyun. En, sino sa inyo si Li Changming? Sabi ni Chen Shuang habang nakatingin sa mga lalaki mula sa pamilya Li. Minger, batiin mo si Mr. Chen. Nakangiting tumingin si Li Shanyu kay Li Changming. Ito ang anak na ipinagmamalaki niya. Si Li Changming ay humakbang pasulong at lumapit kay Chen Shuang. Hinawakan niya ang kanyang kamao nang may paggalang at sinabi, binabati ni Li Changming ang iyong marangal. En, hindi pangkaraniwan na may ganyang henyo sa Red City. Li Changming, hindi mo na kailangang sumali sa pagsusulit na ito, maaari mo kaming sundan pabalik sa Heavenly Blade Clan. Pagkatapos ay makikibahagi ka sa pagsusulit ng angkan. Sa iyong mga kakayahan, magagawa mong maging isang outer circle na disipulo tulad namin. Paliwanag ni Chen Shuang, isang Mortal Core Warrior na tulad niya, wala talagang dahilan para sumabak siya sa pagsusulit. Mr. Chen.
Nagmamadaling nagsalita si Li Shanyu na may malamig na ngiti sa kanyang mukha at isang matalinong tingin sa kanyang mga mata. Pakiusap, hayaan si Minger na makapasok sa Origin Mountain, hindi mo na siya kailangang bilangin bilang isa sa mga lalaking kumukuha ng pagsusulit na ito. Hayaan itong mabilang bilang pagsusuri ko para sa kanya. Dinala ni Li Shanyu si Li Changming dito para makilala niya si Chen Shuang, ngunit hindi niya talaga binalak na pasukin si Li Changming sa pagsusulit. Kung tutuusin, sa mga kakayahan ni Li Changming, hindi na niya kailangan pang sumali sa pagsusulit. Ngunit nang makita niyang kasama si Jiang Chen sa grupo ng mga sasali sa pagsusulit na ito, nagbago ang isip niya. Nais ng Misty Rain Tower na protektahan si Jiang Chen sa lahat ng mayroon sila, kaya naging lubhang mahirap ang paghihiganti. Ngunit sa ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon para mawala si Jiang Chen. Kapag nakapasok na si Jiang Chen sa Origin Mountain, wala nang paraan para protektahan siya ni Yan Zhanyun. Dahil si Li Changming ay nasa Early Mortal Core Realm, ang pagpatay kay Jiang Chen ay magiging isang piraso ng cake para sa kanya. Li Shanyu, talagang kasuklam-suklam na gawin mo ito. Nagbago ang ekspresyon ni Yan Zhanyun. Masasabi ng lahat na gusto ni Li Shanyu na pasukin si Li Changming sa Origin Mountain para harapin si Jiang Chen. Ano? Hindi ako lumabag sa anumang mga patakaran, tama ba? Si Li Shanyu ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sige, sana, tumango si Chen Shuang at pumayag sa kahilingan. Mr. Chen, hindi patas ang pagpapasok ng Mortal Core Warrior sa Origin Mountain. Agad na nagprotesta si Yan Zhanyun laban sa desisyon. Chief Yan, panuurin mo ang ugali mo kapag nakikipag-usap sa akin. Hindi mo na kailangang turuan ang Heavenly Blade Clan kung paano gawin ang mga bagay. Wala akong pakialam sa nangyari sa pagitan mo at ng pamilya Li, ngunit hindi sumasali si Li Changming sa pagsusulit na ito. Maaari siyang pumili kung saan niya gustong pumunta, gayunpaman, dahil iyon ang kanyang kalayaan. Sabi ni Chen Shuang na may malamig na mukha. Agad na tumigil si Yan Zhanyun sa pagsasabi ng kahit ano. Hindi mahalaga. Casual nang umiti si Jiang Chen kay Yan Zhanyun, senyales sa kanya na huminto sa pag-aalala. Kuya Jiang Chen, kailangan mong mag-ingat. Bakit hindi ka sumuko sa pagsusulit? Hanggat nasa tabi kita, walang hahawak sa iyo. Pinaalalahanan ni Yan Zhanyun si Jiang Chen na may mabuting hangarin. Kahit na si Jiang Chen ay isang malakas na tao, siya ay nasa Mid-Chi High Realm lamang. Ang pakikipaglaban kay Li Changhao at pakikipaglaban kay Li Changming ay dalawang magkaibang bagay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kaharian ng Chi High at ng kaharian ng Mortal Core ay hindi maliit. Gusto ni Li Shanyu na mawala ang lahat ng kanyang mga tagapagmana. Gagawin ko ang kanyang hiling. Hinawakan ni Jiang Chen ang kanyang ilong at casual na sinabi. Sige, magsisimula na ang pagsusulit. Papasok ang pamilya Yan mula sa kaliwang bahagi ng bundok, at ang pamilya Li mula sa kanan. Ang limitasyon sa oras ay magiging 4 na oras, at i-rank ka ayon sa bilang ng mga demonyong hayop na maaari mong patayin. Paliwanag ni Chen Shuang, ang ginawa niyang pag-aayos ay paghiwalayin ang magkabilang panig para mas maging patas. Dahil sa kaayusan na ito, medyo nakahinga si Yan Zhanyun. Napakalaki ng Origin Mountain. Kahit nasa labas lang ng bundok, sakop pa rin ito ang napakalaking lugar. Hanggat hindi nagkikita ang mga partido, walang masasaktan o mamamatay. Tara na, ikinaway ni Yan Yang ang kanyang kamay. Siya ang unang pumasok sa bundok mula sa kaliwa. Kasabay nito, ang mga lalaki mula sa pamilya Li ay pumasok mula sa kanang bahagi ng bundok. Naglakad si Li Changming patungo kay Jiang Chen at nagsimulang makipag-usap sa kanya nang hindi itinatago ang kanyang layuning pumatay, kaya, ikaw ang Jiang Chen na pumatay sa aking dalawang kapatid. Tama iyan. Casual na tumingin si Jiang Chen kay Li Changming. Ang lakas talaga ng loob mo, pero ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tunay na sakit. Ngayon, hindi ka makakalabas sa bundok na ito. Ako mismo ang papatay sa iyo at ipaghihiganti ang aking mga kapatid. Confident na sabi ni Li Changming. Ang paraan ng pagtingin niya kay Jiang Chen ay puno ng puot at layuning pumatay. Parehong pinatay ang kanyang kapatid nitong binata sa kanyang harapan, kaya paanong hindi siya magagalit? Ang desisyon na ginawa mo ngayon ay ang pinakahanggol na desisyon na ginawa mo sa iyong buhay.
Walang magiging tagapagmana ng pamilya Lee, hindi mo ginagampanan ang iyong mga obligasyon bilang isang anak sa iyong mga magulang. Ang boses ni Jiang Chen ay hindi nagpahayag ng labis na emosyon. Talagang mayabang ka, pero ngayon, kahit ang mga bathala mismo ay hindi ka kayang iligtas. Sabi ni Li Changming habang nagngangalit ang mga ngipin. Huwag mo akong i-provoke. Talaga, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Jiang Chen at naglakad papunta sa bundok. Kabanata 46 Pagpatay ng Black Striped Rhino sa dalawang suntok. Sa loob ng ilang segundo, ang mga lalaki mula sa magkabilang panig ay pumasok sa bundok. Sa panig ng pamilyang yan, mayroong kabuoang 11 tao, kabilang si Jiang Chen. Para naman sa pamilya Li, mayroong 13 katao kabilang si Li Changming. Hindi mahalaga kung ito ay sa pamamagitan ng bilang o lakas, ang pamilya Li ay kasalukuyang nakahihigit sa pamilya yan. Sa labas ng bundok, ang mukha ni Li Shanyu ay may matingkad ng ngiti, nanginginig ang peklat sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, nakatayo doon si Yan Zhanyun na nakakunot ang noo. Yan Zhanyun, sigurado akong nag-aalala at natatakot ka ngayon. Kung aatake si Minger ng buong lakas, sa palagay mo ba ay makakaalis ng buhay sa bundok ang sinuman sa iyong pamilya yan? Sinabi ni Li Shanyu nang walang kaunting pag-aalinlangan. Napakasuklam mong hayaan ang isang Mortal Core na mandirigma na lumahok sa pagtatasa. Ang Mortal Core warrior mula sa pamilyang yan ay napag-alitan sa galit. Ikinaway ni Yan Zhanyun ang kanyang mga kamay, senyales sa lalaki na huminto sa pakikipagtalo. Dahil napagdesisyonan na ito, maaari na lamang nilang asahan na ang magkabilang grupo ay nakatagpo at nakapatay lamang ng mga halimaw sa bundok na may sariling kakayahan, at hindi na sila nagkabanggaan, lalo na si Li Changming. Ang relasyon sa pagitan nila ay parang apoy at tubig. Kung magkasalubong sila habang nasa loob ng bundok, hindi maiiwasan ang away. At kapag nakipag-away na sila, buhay at kamatayan na. Si Chen Shuang at ang dalawa pa ay tumayo sa tabi na may nakaka-relax na mga ekspresyon. Wala silang pakialam sa sinabi ni Yan Zhanyun at Li Shanyu, alam nilang magkaaway ang magkabilang pamilya. Kung tungkol sa kung may namatay o wala sa pagtatasa na ito, at kung ilan, wala silang pakialam. Ito ay isang pamantayan sa anumang labanan. Sa lalawigan ng Qi, ang mga away sa pagitan ng apat na malalaking sekta ay malayo sa imahinasyon ng pamilya Yan at ng pamilya Li. Sa loob ng bundok, nagtitipo ng grupo ng pamilya Yan. Napatingin ang lahat kina Yan Yang at Jiang Chen. Dito, silang dalawa ang naging pinuno nila. Kapatid na Yan Yang, ano ang dapat nating gawin ngayon? May nagtanong. Naghiwalay ang lahat at patayin ang mga hayop gamit ang sarili mong kakayahan. Magtitipon ulit tayo dito sa loob ng 4 oras, pagkatapos ay bibilanggan natin ang bilang ng mga hayop na napatay natin. Ito ay magiging isang magandang karanasan para sa amin. Habang nangangaso, subukan ang iyong makakaya na lumayo sa grupo ng pamilya Li, lalo na kay Li Changming. Sinabi ni Yan Yang sa lahat na may seryosong ekspresyon. Sige, naiintindihan. Tumango ang lahat bago naghiwalay. Lahat sila ay pumunta sa iba't ibang direksyon. Kuya Jiang, lalaban din tayo mag-isa. Ikaw ang target ni Li Changming, kaya kailangan mong mag-ingat. Tumingin si Yan Yang kay Jiang Chen. Oo naman. Mag-ingat ka rin. Tinapik ni Jiang Chen ang balikat ni Yan Yang bago siya tumalikod at naglakad papunta sa bundok. Kasabay nito, sa kabilang banda, nagkukumpulan din ang mga lalaki mula sa pamilya Li. Kuya Ming, ano ang dapat nating gawin ngayon? Manatili sa grupo o maghiwalay? May nagtanong. Lahat ay nakatingin kay Li Changming, siya ang pinuno nila ngayon. Makinig ang lahat, ang pagpatay sa mga hayop ay hindi ang aming pangunahing layunin. Ang layunin namin ngayon ay patayin ang lahat mula sa Misty Rain Tower. Kapag napatay na natin silang lahat, maaari nating kunin ang mga hayop na napatay nila at gamitin sila para sumali sa Heavenly Sword Sect. At saka, kapag namatay na ang lahat ng kabataang henerasyon ng pamilya Yan, babagsak si Yan Zhanyun. Hindi magtatagal bago mapasa kamay ng pamilya Li ang buong lungsod. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Isang malupit na tawa ang pinakawala ni Li Changming. Siya ay matalino at masama. Maaari niyang palaging tingnan ang hinaharap ng higit pa kaysa sa iba.
Si Brother Ming ay isang Mortal Core warrior. Kasama si Kuya Ming dito, ang mga lalaki mula sa pamilya yan ay matatapos. Magsisimula na tayong lumipat patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang grupo ng pamilya yan. Sabi ng isang tao na may labis na kasiyahang ekspresyon. Tara na, magtalaga ng sarili mong posisyon at maghiwalay, hahanapin ko si Jiang Chen na yon. Nang banggitin niya si Jiang Chen, isang mapanlin lang na tingin ang pumuno sa mga mata ni Li Changming. Ang Jiang Chen na ito ang pinakamahalagang target para sa kanya sa bundok na ito. Parehong pinatay ng lalaking ito ang kanyang mga kapatid, at gusto niyang bayaran siya ni Jiang Chen para doon gamit ang sarili niyang dugo. Ang mga Demon Beasts sa Qi Hai Realm ay ang mga maaaring ituring na Demon Beasts. Ang mga hayop sa ilalim ng kaharian ng Qi Hai ay hindi magising sa kanilang katalinuhan. Sa makatuwid, maaari lamang silang tawaging mabangis na hayop. Kapag ang isang Demon Beast ay nakarating sa Qi Hai Realm, ang kanilang katalinuhan ay ganap na madyay gising. Ang kanilang katalinuhan ay halos walang pinagkaiba sa isang tao, ngunit ang mga Demon Beast ay ipinanganak na may mas malakas na chi, dugo, at isang malakas na katawan. Sa makatuwid, kapag ang isang tao at isang Demon Beast sa parehong antas ay nagkita sa isa't isa, ang Demon Beast ay magkakaroon ng natural na kalamangan. Tumakbo si Jiang Chen ng napakabilis, at hindi nagtagal, nakarating na siya ng mahigit 100 milya papunta sa bundok. Ang mga Demon Beast sa panlabas na bahagi ng bundok ay halos mahina. Hindi talaga nila maakit ang atensyon ni Jiang Chen. Ang kanyang layunin para sa paglalakbay na ito ay isang Demon Soul. Kaluskos, sa harap mismo ng Jiang Chen ay isang palumpong na may mga lantang baging. Umalangaw-ngaw ang Kaluskos mula roon. Bahagyang gumalaw ang mga tenga ni Jiang Chen, at ibinaling niya ang kanyang tingin dito. Agad niyang nakita ang isang malaking itim na figure na lumabas mula sa mga lantang baging. Isa itong black striped rhino na 2 metro ang taas. Itim ang katawan nito, at makikita ang mga gintong guhit sa ulo nito. Sa ngayon, ang black striped rhino ay nakatitig kay Jiang Chen na may uhaw sa dugo na tingin, na parabang nakatagpo nito ang biktima nito. Dagundong. Ungol ng black striped rhino habang naglalakad ito patungo kay Jiang Chen, hakbang-hakbang. Sa tuwing tumatama ang bakal na kuko nito sa lupa, lumalabas ang malalaking boom. Ang pinakamalakas na sandata ng black striped rhino ay ang kuko nito. Ang black striped rhino sa kanyang harapan ay nakarating na sa Mid-Chi High Realm. Ang itim na kuko nito ay madaling makabasag ng pinakamatigas na bato. Tunay na makapangyarihan. Kung ang kuko ay tumama sa kalaban sa panahon ng labanan, ang resulta ay magiging kakilakilabot. Halika na. Tinuya ni Jiang Chen ang black striped rhino gamit ang kanyang mga daliri at nagsalita sa paraan ng panunuksu. Dagundong. Malinaw na pinukaw ng panunuya ang black striped rhino. Umungol ito sa galit habang humaharurot patungo kay Jiang Chen sa tila hindi mapigil ang paraan. Boom! Boom! Nanginginig ang kakahuya na parang may lindol dahil sa mga kuko ng black striped rhino na tumatama sa lupa. Nang ang distansya sa pagitan ni Jiang Chen at ng black striped rhino ay 2 metro lamang, ang malaking black striped rhino ay biglang tumalon sa hangin, ang nagniningning nitong bakal na kuko ay lumilipad patungo sa ulo ni Jiang Chen. Ito ay mabilis at galit na galit, ang mga pagkilos na ito lamang ay maaaring matakot sa sinuman hanggang sa mamatay. Ngunit sa kasamaang palad, ang black striped rhino ay nakatagpo ni Jiang Chen. Basag, mahigpit na kinuyam ni Jiang Chen ang kanyang kamao hanggang sa makagawa ito ng kaluskos. Makapangyarihang enerhiya ang ibinubugaw mula sa kanyang kamao, at tulad ng isang kidlat, ang kanyang kamao ay nakipagsagupaan sa bakal ng black striped rhino. Pagkatapos linangin ang kasanayan sa Dragon Transformation, ang kanyang chi at dugo ay naging mas malakas at mas malakas, ang kanyang katawan ay lumakas din. Kahit na ang mga makapangyarihang Demon Beast na iyon ay hindi maihahambing sa kanya. Ang pakikipaglaban ng harapan sa isang malakas na Demon Beast tulad ng Black Striped Rhino ang gusto niya ngayon. Nang matuklasan na ang maliit na tao sa harap ng mga mata nito ay sinusubukang lumaban sa bakal nitong kuko sa pamamagitan lamang ng isang kamao, ang black striped rhino ay tumingin kay Jiang Chen na may mapanuksong ekspresyon sa mga mata nito. Bang! Nagtama ang kamao at ang kuko. Ang impact ay lumikha ng malalakas na alon na nagbuga ng mga dahon sa lupa.
Sa sobrang lakas ng impact, ang mapanuksong tingin sa mga mata ng Black Striped Rhino ay agad na naging takot. Basag. Ang binti ng Black Striped Rhino ay ganap na nabasag sa mga piraso. Umaagos ang dugo mula sa balat nito, at may mga bitag pa nga ang malakas na kuko. Oo, napaungol sa sakit ang Black Striped Rhino. Ang malaki at malakas na katawan ay bumagsak pabalik na lumilipad, bumagsak sa lupa 2 metro ang layo. Ang malaking epekto ay gumawa ng isang malaking bunganga sa lupa. Si Jiang Chen ay tumalon sa hangin sa itaas mismo ng ulo ng Black Striped Rhino at hinagisan ito ng suntok. Sakto namang tumama ang suntok sa ulo ng Black Striped Rhino. Binuksan ng suntok na ito ang ulo nito, at agad na lumipad ang isang matengkad na butil mula sa bungo nito. Agad na hinawakan ni Jiang Chen ang itim na butil na ito. Ilang beses nanginginig ang Black Striped Rhino bago ito tumigil sa paggalaw. Ito ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kung may nakasaksi sa laban na ito, magugulat sila na malaglag ang kanilang mga panga. Paano magiging napakalakas ng isang lalaki at pumatay ng Black Striped Rhino sa Mid-Shihai Realm sa 2 suntok lang? Para kay Jiang Chen, ang isang Black Striped Rhino sa Mid-Shihai Realm ay masyadong mahina. Kahit na ito ay nasa Late Shihai Realm, madali niya itong mapapatay. Ang Demon Soul ng Black Striped Rhino ay kasing laki ng kamao. Ito ay translucent, at ang isang malakas na enerhiya ay malinaw na nararamdaman mula sa loob. Ang Demon Soul ng isang Demon Beast ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang katawan. Kinakatawan nito ang pinagmulan ng isang Demon Beast, ito ang pinakamahalagang sangkap. Ibinuko ni Jiang Chen ang kanyang bibig at nilunok ang kaluluwa ng demonyo sa kanyang tiyan. Ang pagkilos na ito, kung makikita ng sinuman, ay magdudulot din sa kanila ng himitayan sa pagkabigla. Ang pagkain ng Demon Soul ng direkta ay ang pinakatanga sa mundong ito. Alam ng lahat na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at Demon Beasts. Bagamat ang Demon's Beast Demon Soul ay naglalaman ng napakaraming purong enerhiya, naglalaman din ito ng maraming dumi na hindi masipsip ng mga tao. Ang mga dumi na ito ay kabilang sa isang espesyal na bahagi ng Demon Beast. Kaya naman sa tuwing may nakakuha ng Demon Soul ay ipinagpapalit niya ito ng pera o mga table tas, o ginagamit ito mismo sa paggawa ng mga table tas. Kahit na gusto ng isang tao na makuha ito, kailangan niyang alisin ang lahat ng mga dumi sa Demon Soul ng paunti-unti. Ang direktang pagkain ng Demon Soul tulad ng ginawa ni Jiang Chen ay kapareho ng pagpapakamatay. Siyempre hindi magpapakamatay si Jiang Chen. May dahilan kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Ang Dragon Transformation Skill ay ang Ultimate Heavenly Skill. Kapag naabot niya ang rurok ng kasanayang ito ay magagawa niyang mag-transform sa isang dragon. Ano ang dragon? Ito ay isang gawagawang nilalang, ang pinakamarangal na pag-iral sa lahat ng uri ng hayop. Bukod pa rito, binanggit ng banal na kasulatan na may kasanayan sa pagbabago ng dragon na kapag nililinang gamit ang kasanayang ito, maabsorb ng isang tao ang anumang bihirang bloodline sa mundong ito. Ang malalakas na Demon Beast na iyon ay pawang mga target ng pagsipsip ni Jiang Chen. Kaya niyang sumipsip ng mga bloodline, not to mention Demon Souls. Nang lumunin ang Demon Soul, agad niyang sinimulan ang paglinang ng kasanayan sa Dragon Transformation. Ang 5 Dragon Marks ay nakatanggap ng ilang mga tagubilin at agad na nagtipon sa paligid ng Demon Soul. Pagkalipas ng ilang minuto, ang Demon Soul ay ganap na hinigop ni Jiang Chen. Ang dalisay na enerhiya sa loob ay naging purong yuan na enerhiya. Para sa mga dumi sa Demon Soul, nalinas na ang mga ito at naging purong yuan energy na naabsorb ng ilang Dragon Marks. Buzz! Pagkatapos ng ilang panginginig sa loob ng Chi Si, ang 6 na Dragon Mark na dati ay halos hindi makita ay naging mas matengkad. Ang Mid-Shihai Realm Black Striped Rhino ay masyadong mahina. Kahit na naabsorb na ang Demon Soul, hindi talaga ito nagbibigay ng malaking tulong sa akin. Kung gusto kong maabot ang Late Shihai Realm, kakailanganin ko ng mas mataas na antas ng Demon Souls. Ang mga Demon Beast na iyon ay kailangang maging mas mataas na antas kaysa sa kasalukuyan. Napaisip si Jiang Chen sa kanyang sarili. Ang Black Striped Rhino ay malakas, ngunit ang Dragon Transformation Skill na kanyang nililinang ay naging mas malaki ang kanyang potensyal kaysa sa iba, kaya naman siya ay parang isang napakalalim na butas na nangangailangan ng mas maraming mapagkukunan kaysa sa iba.
At saka, ang black striped rhino ay isang normal na demon beast. Wala itong mga espesyal na bloodline. Ang mga demon beast na nagtataglay ng mga espesyal na bloodline ay may mga kakayahan na ibinigay ng Diyos. Kung maa-absorb ko ang isa sa mga demon soul ng mga hayop na iyon, magagamit ko ang kakayahan na ibinigay ng Diyos sa aking dragon transformation skill. Napaisip si Jiang Chen sa kanyang sarili na may maningning na mga mata. Ito ang pinakamakapangyarihang bahagi ng kasanayan sa Dragon Transformation, pinagsama ang maraming espesyal na linya ng dugo sa isa at nagtataglay ng mga espesyal na kakayahan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga bloodline. Ang hinaharap na potensyal ng kasanayan sa Dragon Transformation ay lampas sa imahinasyon ni Jiang Chen. Siyempre, maraming inaasahan si Jiang Chen sa kanyang hinaharap. Ang kanyang buhay ngayon ay nakatadhana na maging mas kamangha-mangha kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Kabanata 47, Lason, maging akin. Bang! Sinundan ng isang napakalakas na tunog na napakalakas na nagpayanag sa lupa, isang malaking white tiger ang nabangga sa isang malaking puno at nahulog sa lupa. Isang malaking butas ang makikita sa ulo ng white tiger. Sa tabi ng White Tiger ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng regular na puting robe na may demon soul sa kanyang kamay. Isang bahagyang paitaas na curve sa kanyang mga labi ay nagpapakita na siya ay nasisiyahan. Ang binatang ito ay si Jiang Chen. Matapos patayin ang Black Striped Rhino, ang White Tiger ang pang-apat na mid-chihai demon beast na napatay niya. Hindi sinayang ni Jiang Chen ang anuman dahil ganap niyang hinigop ang demon soul. Sa kasamaang palad, pagkatapos masipsip ang lahat ng apat na mid-chihai demon souls, ang ika-anim na dragon mark sa kanyang chi-si ay hindi pa rin ganap na nabuo. Kung mas malakas ang aking panloob na potensyal, mas maraming mapagkukunan ang kakailanganin ko. Mukhang kakailanganin kong maghanap ng mga demon beast na mas mataas sa aking kasalukuyang antas. At saka, para maabot ang late chihai realm, sa tingin ko kailangan kong bumuo ng hindi bababa sa 8 dragon marks. Napaisip si Jiang Chen sa kanyang sarili. Sa ngayon ay nakarating na siya ng 200 milya sa bundok, ngunit wala pa siyang nakasalubong na malalakas na demon beast. Hindi rin niya nakilala ang anumang demon beast na nagtataglay ng mga espesyal na linya ng dugo. Bagaman malaki ang Origin Mountain, matatagpuan pa rin ito sa hangganan ng Saint Continent. Napakahirap makahanap ng isang malakas na demon beast dito, at mas mahirap makahanap ng demon beast na may espesyal na bloodline. Umiling si Jiang Chen. Ito ang hangganan ng silangang kontinente bilang karagdagan sa pagiging hangganan ng Saint Continent. Ang natural na enerhiya dito ay mahina. Sa paghahambing, ang natural na enerhiya sa Heavenly Continent ay hindi bababa sa ilang daang beses na mas mayaman. Ang natural na enerhiya sa isang lugar ay kumakatawan sa dami ng mga mapagkukunan na may malakas na impluensya sa mga mandirigma at demon beast. Sa sandaling ito, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa kakahuyan sa harap mismo ni Jiang Chen. Ang malamig na hangin ito ay nagdulot ng matinding mabahong amoy, na nagpaparamdam sa sinumang nakaamoy nito na parang masusuka. Isang beses itong naamoy ni Jiang Chen at agad na nakaramdam ng pagkahilo, ngunit sa sumunod na segundo, ang mabahong amoy ay hinigop ng dragon mark sa kanyang katawan. Ang kasanayan sa dragon transformation ay ang kasanayang may pinakadakilang katangian ng yang. Ito ang likas na kaaway ng lahat ng masasamang enerhiya ng yin. Sa kabilang banda, ang kakayahan ng dragon transformation ay maaaring sumipsip ng anumang bagay sa mundong ito, ang mga bagay na hindi nito masipsip ay hindi kapani-pani walang bihira. Ito ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na bahagi tungkol sa kasanayang ito. Lason, ang kakayahan ng Dragon Transformation ay talagang kamangha-mangha. Maaari pa itong sumipsip ng mga lason. Bahagyang nagulat si Jiang Chen. Ang amoy ay nagmula sa isang napakalason na nilalang. Kung hindi ay hindi niya ito magagawang mahilo. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang kakayahan ng Dragon Transformation ay maaaring talagang sumipsip ng lason. Kaluskos. Umalangaw-ngaw ang kaluskos sa kanyang harapan. Nagsimula si Jiang Chen at nakita niya ang isang malaking sawa na papalapit sa kanya. Ang malaking sawa ay 3 metro ang haba. Ang katawan nito ay kasing kapal ng isang bilog na bar isles, at nababalutan ito ng berdeng kaliskis. Isang pares ng mga mata ang nakatitig kay Jiang Chen na parang Death Lord mula sa impyerno,
at ang pulang dila nito ay patuloy na lumalabas sa bibig nito. Ang makamandag na gas ay patuloy na naglalabas mula sa malaking berdeng sawa, bulok. Ang mga damo at bulaklak sa paligid ay naging itim saan man ito dumaan, agad na nololanta. Pinatunayan ito kung gaano kalakas ang makamandag na gas na ito. Green Hellish Python, Late Qihai Realm. Nagliwanag ang mga mata ni Zhang Chen. Sa kanyang karanasan, nakikilala niya ang malaking berdeng sawa sa isang tingin lamang. Ang Green Hellish Python ay isang napakalason na hayop. Ang impyerno, sa pangalan nito ay kumakatawan sa kamatayan dahil sa lakas at tindi ng lason nito. Ang katawan nito ay natatakpan ng berdeng kaliskis na mahirap mabali. Ito ang dahilan kung bakit nakuha nito ang pamagat na Green Python of Death. Ang Green Hellish Python ay ang nag-iisang hari sa kakahuyan. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na Harry, ay dahil walang ibang demonyong hayop ang nang-ahas na lumapit dito. Kahit na ang mga demon beast na nasa mas mataas na antas kaysa sa Green Hellish Python ay ayaw itong labanan. Masyadong malakas at matindi ang lason nito. Kung ang lason ay hindi sinasadyang pumasok sa katawan, ang mga resulta ay magiging kakilakilabot. Ito ang dahilan kung bakit mukhang malungkot ito. Kahit na ang isang Mortal Core Warrior ay titigil sa paggalaw kapag nakatagpo siya ng Late Qihai Green Hellish Python nang hindi man lang nangangahas na labanan ito. Ang Green Hellish Python ay isang bihirang species ng ahas, at mahirap makahanap ng isa. Walang sino man ang aasahan na makakakita ng isa dito. Ang Green Hellish Python sa kanyang harapan ay halatang naaakit sa ingay na ginawa ni Zhang Chen habang pinapatay ang White Tiger na iyon. Sa ngayon, napagpasyahan na ng Green Hellish Python na si Zhang Chen ang magiging biktima nito sa araw na iyon. Nagtataka ako kung ang kakayahan ng Dragon Transformation ay kayang hawakan ang lason nitong Green Hellish Python. Tahimik na bamulong si Zhang Chen sa sarili. Ang Green Hellish Python ay isang nakakatakot na demon beast, ngunit si Zhang Chen ay hindi natakot dito. Ang kakayahan ng Dragon Transformation ay mayroong maraming makapangyarihang kapangyarihan na hindi pa natutuklasan ni Zhang Chen. Kailangan niyang ilabas at tuklasin ang mga kapangyarihang iyon ng bahagi-bahagi. Bukod pa rito, sa mga kakayahan ni Zhang Chen, kahit na ang kakayahan ng Dragon Transformation ay talagang hindi ma-absorb ang lason nitong Green Hellish Python, mayroon pa rin siyang ibang paraan ng paghawak nito. Ang Green Hellish Python sa harap niya ay isang Late Qihai Demon Beast. Kung ma-absorb niya ang Demon Soul nito, ang ika-anim na Dragon Mark sa kanyang Chi Si ay ganap na mabubuo. Sulit ang pagod. Nakita ng Green Hellish Python na hindi sinubukang tumakbo ng taong ito matapos itong makita. Isang pagtataka ang bumungad sa mga mata nito, ngunit agad itong napalitan ng malupit at mapanuksong tingin. Biglang tumayo ang Green Hellish Python, maliit na bahagi lang ng buntot nito ang naiwan sa lupa. Nakatitig ito kay Zhang Chen mula sa itaas. Pagkatapos nito ay inalag nito ang katawan nito, at isang kulay berdeng lason na gas na parang higanting lambat ang lumabas mula sa Green Hellish Python, nagsimulang lumipad patungo kay Zhang Chen. Nang tingnan ito, nagliwanag ang mga mata ni Zhang Chen. Sa kanyang mga kakayahan, kung gusto niyang iwasan ang pag-atake na ito, ang higanting lason na lambat ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na hawakan siya. Pero sa halip, nakatayo lang siya sa lupa nang hindi gumagalaw. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at napaisip sa kanyang isipan, laban tayo. Ito ay dahil malinaw na naunawaan ni Zhang Chen na sa kanyang kasalukuyang antas, kung hindi siya makakaligtas sa pag-atake ng lason ng Green Hellish Python, walang dahilan para labanan niya ito. Sa sandaling magalit ang Green Hellish Python, lahat ng nasa loob ng 10 metro mula rito ay magiging nakamamatay na lason, at hindi na siya makalapit dito. Sa makatuwid, umaasa siya sa kakayahan ng Dragon Transformation. Gusto niyang maranasan ang kanyang sarili kung ang kakayahan ng Dragon Transformation ay nakaka-absorb ng malaking dami ng nakamamatay na lason. Nakatayo, ang nakamamatay na poison gas na pinakawalan mula sa Green Hellish Python ay tumakip kay Zhang Chen. Ang poison gas ay agad na pumasok sa katawan ni Zhang Chen. Nang makita ng Green Hellish Python na hindi gumagalaw ang taong nasa harapan nito ng matabyunan siya ng poison gas, nagulat ito at agad na nakaramdam ng pagkagulat. Idiot ba ang taong ito? Nawawala ba ang mga ugat sa utak ng tao, o ang kanyang ulo ba ay naiipit noon ng pinto?
Isa lang itong bobo, hindi ba niya alam na kapag nakapasok na ang lason na gas sa katawan niya ay mamamatay na siya? O dahil alam niyang hindi siya makakatakas kapag nakilala niya ito? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya sumuko sa pakikipaglaban? Kahit na ano, ang paraan ng reaksyon ni Jiang Chen ay naging palaisipan sa Green Hellish Python. Nang ang nakamamatay na lasong gas ay pumasok sa katawan ni Jiang Chen, agad siyang nakaramdam ng sakit na tumatagos sa puso sa buong katawan niya. Ito ang nakamamatay na lason ng isang Green Hellish Python. Hindi siya ng ahas na pabayaan ang lason. Agad niyang sinimulan ang pag-circulate ng Dragon Transformation Skill at ang Dragon Mark sa kanyang Chi Si, na ginawa nilang galit na galit tulad ng ilang sinaunang hayop. Ang Dragon Marks ay nagsimulang sumipsip ng lason na gas sa hindi kapani-paniwalang bilis, at sa loob lamang ng isang segundo, lahat ng lason ay nasipsip. Hindi lamang hindi komportable si Jiang Chen, nakaramdam din siya ng lakas. Ha ha ha! Nagsimulang tumawa ng malakas si Jiang Chen. Hindi niya napigilan ang excitement. Ang kakayahan ng Dragon Transformation ay talagang kayang sumipsip ng nakamamatay na lason ng Green Hellish Python. Ito ay kahanga-hanga, ito ay nangangahulugan na siya ay immune sa lahat ng mga lason sa hinaharap. Sa pagtingin kay Jiang Chen na hinihigop ang lahat ng lason nito at kumikilos na parang walang nangyari, kahit tumatawa na parang baliw, may masamang pakiramdam ang Green Hellish Python. Ito ang pinakamatibay na pag-iral sa kakahuyan na ito sa mahabang panahon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong tulad nito, isang baliw. Ang sariling nakamamatay na lason ay walang epekto sa lalaking ito. Paano ito magiging posible? Grrr! Hindi na ito kinaya ng Green Hellish Python. Umungol ito ng malakas at galit na galit. Hindi ito naniniwala na ang ilang maliit na tao ay maaaring maging immune sa nakamamatay na lason nito. Ibinuka nito ang bibig at nagluwa ng berdeng likido. Ang likido ay parang lumilipad na mga espada, at lumipad ito patungo kay Jiang Chen ng napakabilis. Emph! Isang malamig na umbok ang pinakawalan ni Jiang Chen. Alam na ang kanyang kakayahan sa Dragon Transformation ay naging immune sa nakamamatay na lason, wala na siyang anumang alalahanin. Isang Green Hellish Python na nawala ng pinakamalakas na sandata ay biktima lamang sa mga mata ni Jiang Chen. Nakaharap sa berdeng likidong pag-atake ng Green Hellish Python, gumalaw ang braso ni Jiang Chen habang sinuntok niya ang kanyang kamao na nababalutan ng maliwanag na enerhiya, ang kamao ay bumangga sa berdeng likido. Clack! Gusto ni Jiang Chen na sirain ang likido, ngunit ang likido ay parang malapot na substansya. Nakadikit lang ito sa kamao ni Jiang Chen. Sheesh! Isang nagbabagang sit-sit ang umalangaw-ngaw mula sa kamao. Agad na naramdaman ni Jiang Chen ang malakas na kaagnasan sa kanyang kamao. Ang berdeng likido ay parang kumpol ng maliliit na ahas na tumatagos sa kanyang katawan. Ano ba? Nagmura si Jiang Chen sa sakit. Kahit na ang Dragon Transformation Skill ay maaaring sumipsip ng lason, ang sakit sa kanyang kamao ay nagpakunot pa rin ng kanyang mga kilay. Tama na ang pakikipaglaro sa iyo. Harapin mo ang iyong kamatayan. Sigaw ni Jiang Chen bago siya tumalon sa ere. Itinuro niya ang kanyang daliri na parang espada patungo sa Green Hellish Python. Bang! Isang malaking gintong daliri ang pinakawalan ni Jiang Chen, at isang malaking tunog na parang pagsabog ang maririnig. Sa kanyang lakas ngayon, mapapapatay niya kaagad ang sinuman sa ilalim ng Mortal Core Realm, kabilang ang malalakas na Demon Beast na iyon. Sa harap niya mismo, ang Green Hellish Python ay may tulala na ekspresyon. Nagulat ito, at inaalala pa rin ito ang nakaraang eksena sa isip nito. Ang berdeng likidong iyon ay ang pinakanakamamatay na lason nito, ngunit ang kalaban nito ay kumilos na parang walang nangyari, at ito ang nagpabalik sa isipan ng Green Hellish Python sa ulo nito. Ang malaking gintong daliri, kasama ang isang malakas na tunog na parang pagsabog, ay lumitaw sa harap ng Green Hellish Python sa wala pang isang segundo. Ang makapangyarihang Six Solar Finger na bahagyang naglabas ng kapangyarihan nito ay ganap na na-lockdown ang Green Hellish Python. Siya, ang Green Hellish Python ay nakaramdam ng malamig na panginginig sa kanyang gulugod at ngayon lang nag-react, ngunit ang reaksyon nito ay masyadong mabagal. Bang! Ang malaking gininto ang daliri ay tumama sa 1.7 pulgada sa ibaba ng ulo ng Green Hellish Python. Ito ay isang mahinang punto para sa lahat ng mga ahas.
Ang mas malala pa ay inatake ito ng makapangyarihang single solar finger skill. Ang green hellish python ay napasigaw sa sakit. Ang katawan nito ay napunit sa 2 piraso mula sa kung saan ito natamaan, at 1 metro ng katawan nito ay ganap na napunit. Isang late Shihai green hellish python ang namatay sa napakasamang paraan, ang bangkay nito ay gumagalaw pa rin sa lupa. Ang dugong umaagos mula sa bangkay nito ay lubhang nakakalason, ang dumi ay naging itim at lahat ng buhay ng halaman ay agad na namatay ng mahawakan ng dugo nito. Sinikap ni Jiang Chen na pigilan ang mabahong baho habang kinukuha niya ang 1 maliit na talam sa kanyang bag. Pagkatapos ay tinaga niya ang bungo ng green hellish python at inilabas ang demon soul nito. May berdeng likido na dumadaloy sa loob ng berdeng kulay na demon soul. Ito ang pinagmula ng green hellish python at kung saan nagmula ang lahat ng lason nito. Ayon sa script ng Dragon Transformation, kung sumisipsip ako ng demon soul na may espesyal na kakayahan, magagawa kong taglayin ang kakayahan na ibinigay ng Diyos nito. Iniisip ko kung makukuha ko ba itong green hellish python na lason pagkatapos masipsip ang demon soul nito. Tinitigan ni Jiang Chen ang demon soul sa kanyang kamay. Kung nagawa niyang kunin ang lason para sa kanyang sarili, magkakaroon siya ng 1 pang nakakatakot na nakatagong kasanayan at magagawa niyang pumatay ng mga tao nang hindi nila napapansin. Lason, maging akin ka. Pagkatapos sabihin iyon, nilamon ni Jiang Chen ang demon soul ng green hellish python. Kabanata 48, Masungit na Aso. Bang! Nang ang demon soul ng green hellish python ay pumasok sa katawan ni Jiang Chen, ang lumalakas na enerhiya sa loob ay agad na umapaw sa lahat ng dako, na naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Jiang Chen. Ang panginginig ay lalong naging marahas, na naging sanhi pa ng pagkunot ni Jiang Chen ng kanyang mga kilay. Puno na rin ng pawis ang mukha niya. Ang nasa loob ng demon soul ng green hellish python ay hindi lamang purong enerhiya, mayroon ding nakakatakot na lason. Kapag ang berdeng likido ay dumaloy sa katawan ni Jiang Chen, ang malakas na kinakaing mga katangian nito ay sisiril sa lahat ng panloob na organo ni Jiang Chen. Gayunpaman, agad na sinimula ni Jiang Chen ang pag-circulate ng Dragon Transformation Skill. Agad na tinakpe ng Dragon Marks ang lahat ng berdeng likido at hinihigop ang bawat huling patak nito. Ngunit malinaw na naramdaman ni Jiang Chen na sa pagkakataong ito, hindi ganap na natutunaw ng Dragon Marks ang lahat ng likidong nasisipsip nila. Buzz! Sa loob ng kanyang Chi Si, ang mga enerhiya ay umiikot. Ang Demon Soul ng Late Chi Hai Green Hellish Python ay hindi maihahambing sa mga Mid Chi Hai Demon Soul na yun dahil mayroon itong mas maraming enerhiya. Sa tulong ng kanyang kakayahan sa Dragon Transformation, ang mga enerhiyang ito ay ganap na hinigop ni Jiang Chen, at ang 6 na Dragon Mark ay ganap na nabuo. Ang pulang dugong Dragon Mark na kakaporma pa lang ay patuloy na nag-vibrate, halos parang masaya. Hindi lamang ito, lumitaw din ang anino ng 7 Dragon Mark. Ang lakas ni Jiang Chen ay muling nadagdagan, at siya ai hindi malayong maabot ang Late Chi Hai Realm. Matapos mabuo ang 6 na Dragon Mark at ang Dragon Mark ay natapos na, halos ganap na natunaw ng 1 pang Dragon Mark ang lahat. Sa sulok ng kanyang Chi Si sa loob ng kanyang dantian, lumitaw ang 1 Maberdeng Whirlpool na kasing laki ng kamao. Nanatili ito doon ng mapayapa kasama ang Dragon Marks at Yuan Power ni Jiang Chen. Ito ang pinagmumula ng lason ng Green Hellish Python. Haha! Ang kakayahan ng Dragon Transformation ay talagang kamangha-mangha. Talagang hinihigop at natunaw nito ang nakamamatay na lason. Tingnan ko kung magagamit ko ang kakayahang ito. Tunay na masaya si Jiang Chen. Sa 1 pag-iisip, ang Berdeng Whirlpool ay kumilos na parang nakatanggap ng tagubilin at nagsimulang sumayaw ng marahas. Itinuro ni Jiang Chen ang kanyang daliri, at ang mga kumikislap na berdeng ilaw ay lumitaw sa dulo ng kanyang daliri. Ang berdeng ilaw ay walang amoy at hindi mabaho tulad ng lason ng green hellish python. Muling itinuro ni Jiang Chen ang kanyang daliri. Ang berdeng ilaw ay naging matalim na espada at lumipad patungo sa 1 puno sa mismong harapan niya. Sheesh! Tumagos ang berdeng ilaw sa puno at nag-iwan ng butas na kasing laki ng daliri. Sa sumunod na segundo, may tumunog na parang kaagnasan mula sa loob ng puno, at nagbuga ng berdeng usok mula sa loob. Hindi nagtagal, ang ibabang bahagi ng puno ay naging ganap na itim at nawala ng sigla.
Casual na nagpakawala ng Yuan Energy si Jiang Chen at inatake ang puno. Agad na bumagsak ang puno. Kung titingnan ng isa ang puno kung saan ito nabali, maaaring matuklasan na ang panloob na bahagi ng puno ay naging ganap na itim. Nakakatakot na lason. Sa nakatagong kasanayang ito, kaya kung pumatay ng tao nang hindi nila napapansin. Si Jiang Chen ay hindi maaaring maging mas masaya kaysa dito. Ito ay nakamamatay na lason mula sa Green Hellish Python, at ngayon ay ganap na niyang kontrolado ang kakayahan nito. Ito ay talagang isang nakamamatay na kasanayan. Sa kanyang nakaraang buhay, minsang nakipaglaban si Jiang Chen sa Poison Lord, si Du Chen Shou. Bagamat natalo niya siya sa huli gamit ang kanyang makapangyarihang kakayahan, muntik na siyang mamatay dahil sa lason. Kung nililinang niya ang kasanayan sa Dragon Transformation sa kanyang nakaraang buhay, kung gayon ang Poison Lord ay hindi maaaring maging isang banta. Ang mga benepisyo ay talagang kahanga-hanga. Ipinagmamalaki ni Jiang Chen ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa bangkay ng Green Hellish Python habang ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa bundok. Hindi kalayuan dito ay may isang lambak. Sa ibabaw ng lambak na ito ay may mga susunang fog na lumulutang sa paligid. Tahimik ang lambak, at sa pagscan ng kanyang divine sense, wala siyang natuklasang kakaiba. Siyempre, mahina pa rin ang divine sense ni Jiang Chen, at limitado pa rin ang halagang maipapadala niya. Walang paraan para makita niya ang buong lambak ngayon. Tingnan natin ang loob. Si Jiang Chen ay tumalon pababa sa lambak. Nang nasa loob na siya ng lambak, natuklasan niya na may tuntuniladang mga bunganga sa loob na nagpahirap sa kanya sa paglalakad. Ang katawan ni Jiang Chen ay gumagalaw na parang isang maliksi na pusa habang siya ay dumaan sa lugar na puno ng mga bunganga. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, nakarating siya sa pasukan ng isang kuweba. Ang kuweba ay napuno ng ganap na kadiliman, isang malamig at basang sensasyon na nagmumula sa loob ng yungib. Sinuri ni Jiang Chen ang kuweba gamit ang kanyang divine sense, ngunit wala siyang matuklasan na kakaiba. Sa kanyang malalakas na kakayahan at tapang, naghanda siyang pumasok sa kuweba at suriin ito. Napagdesisyonan niyang pumasok dahil baka may makita siyang mga nakatagong kayamanan doon. Pumasok si Jiang Chen sa basang kuweba, at pagkaraan ng ilang hakbang ay bigla niyang naramdaman ang malamig na panginginig sa kanyang gulugod. Pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya ng isang pares ng mga mata sa loob ng dilim. Agad na tumalikod si Jiang Chen at natuklasan na hindi kalayuan sa kanyang kaliwang bahagi, may kung anong nakasquat. Isang pares ng matingkad na mga mata ang nakatitig sa kanya, may nakatingin talaga sa kanya sa likod niya. Nakita ni Jiang Chen na ang nilalang na ito ay natatakpan ng ginintuang balahibo. Parang kabayo, pero at the same time, aso. Ang katawan ay matigas at mas malakas kaysa sa isang ordinaryong aso, ngunit kung ikukumpara sa isang ordinaryong kabayo, ito ay mas maliit. Pagkatapos ng karagdagang pagsusuri, talagang nagmukha itong aso. Ang asong ito ay malinaw na nananatili dito, ngunit nang i-scan ko ang lugar na ito gamit ang aking divine sense, wala akong mahanap. Nagulat si Jiang Chen at itinaas ang kanyang pag-iingat laban sa malaking dilaw na asong ito. Sa kanyang mga kakayahan, kahit na wala ang kanyang divine sense, walang gaanong maaaring itago mula sa kanyang mga pandama sa ganoong kalapit na distansya. Ang mas ikinagulat ni Jiang Chen ay sa kanyang paghuhusga, hindi niya masabi kung ano ang aktwal na antas ng malaking dilaw na asong ito. Shoops! Nang nag-iisip si Jiang Chen sa sarili, biglang gumalaw ang malaking dilaw na aso. Ibinuko nito ang malaking bibig at kumagat kay Jiang Chen. Ito ay masyadong mabilis, kasing bilis ng isang kidlat. Muling nagulat si Jiang Chen, at nagmadali siyang umiwas sa kagat. Ngunit, masyadong mabilis ang reaksyon ng malaking dilaw na aso. Sa isang kagat ay nakuha na nito ang kalahati ng puwitan ni Jiang Chen. Ano ba yan? Malakas na nagmura si Jiang Chen. Fuck, I was once the greatest saint in this world, pero nakagat lang ako ng aso. At kinagat ng fucker ang puwitan ko. Kung may makakaalam nito, mawawala ang reputasyon ko. Stupid dog, mawala ka dito. Ang puwitan ni Jiang Chen ay pumipintig ng masakit. Tumalikod siya at hinampas ang palad niya. Ang bilis niya, pero ang bilis ng malaking dilaw na aso. Tumipat ito sa gilid ng may bilis na parang isang kidlat at pinakawalan ang puwitan ni Jiang Chen. Poo! Bakit ang tigas ng puwitan mo? Damn, ang sakit ng ngipin ko, poo!
Ang malaking dilaw na aso ay dumura sa paligid. Si Jiang Chen, na nakatayo sa tapat ng aso, ay agad na natigilan. Marunong magsalita ang aso. Dam, marunong magsalita ang aso. Anumang ordinaryong demon beast ay maaari lamang mag-transform sa anyo ng tao pagkatapos mabuo ang Heavenly Core at maabot ang Heavenly Core Realm. Noon lang sila nakapagsalita. Ang ilang demon beast na may mga bihirang bloodline at malakas na dami ng potensyal na lakas ay mahihirapang mag-transform sa anyo ng tao. Karaniwan, ang mga iyon ay kailangang bumuo ng kanilang divine core o kahit na maabot ang kaharian ng santo bago sila mag-transform sa anyo ng tao. Anuman ang sitwasyon, ang Heavenly Core Realm ang nasa ilalim. Ang aso sa harap niya ay halatang wala sa Heavenly Core Realm. Kung noon ay hindi tatayo si Jiang Chen dito nang walang anumang pinsala. Ito ay isang himala. Habang hinihimas ang kanyang puwitan, patuloy na nakatitig si Jiang Chen sa malaking dilaw na aso sa kanyang harapan. Nililinang niya ang kasanayan sa Dragon Transformation, kaya naman kasing lakas ng metal ang kanyang katawan. Bagamat hindi siya makatakas sa kagat ng mga aso, tinakpan niya ito ng lakas ni Yuan, na ipinaliwanag kung bakit hindi siya nagawang saktan ng malaking dilaw na aso. Malaking dilaw na aso, huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang asong hinahanap ng mga disipulo ng Heavenly Sword Sect. Hinabol kanila ng mahigit 10,000 milya. Sabi ni Jiang Chen habang nakadilat ang mga mata. Ang asong nasa harapan niya ay talagang kamukha ng asong inilarawan ng mga disipulo ng Heavenly Sword Sect. Anak, malakas talaga ang chi at dugo mo, at matibay din ang katawan mo. Tiyak, mabibigyan mo ako ng magagandang sustansya. Tumayo ka na lang dyan at huwag kang gagalaw, kainin kita. Nakatitig kay Jiang Chen ang malaking dilaw na aso habang nagsasalita ito. Halos samuka ng dugo si Jiang Chen. Ano ka ba? Gusto akong kainin ng asong ito. At nagsalita ito ng ganoong paraan. Tama na. Ikaw ay napakataba at maislan na aso, kung sinisingawan kita, tiyak na napakasarap ng lasa. Nakangiting sabi ni Jiang Chen, ang kanyang tingin ay kumikislap pataas at pababa sa katawan ng malaking dilaw na aso, na parabang sinusuri niya ang lahat ng bahagi. Anak, anong sinabi mo? Anak, how dare you say na mataba ako? Fuck, bulk ako. Alam mo ba kung ano ang bulk muscles? Kung sinabi mo lang na mataba ako, ililibre kita, pero paano mo sasabihin na ako, ang iyong ama, ay Maislan? Aling bahagi ng ay, ang iyong ama, ang mukhang Maislan? Paano ako, ang iyong ama, ay magiging Maislan? Fuck, how dare you say na ako, ang iyong ama, ay Maislan? Tama na, kakainin kita ngayon sigurado. Kakainin kita. Tumalon-talo ng malaking dilaw na aso. Mukhang galit na galit ito. Si Jiang Chen, na nakatayo sa tapat ng aso, ay gulat na halos malaglag ang kanyang panga sa sahig. Mataba at Maislan lang ang sinabi niya, bakit napakatindi ng reaksyon ng asong ito? Whoosh! Galit talaga ang malaking dilaw na aso. Galit ito dahil may nagsabi na ito ay mataba at Maislan. Mga sinag ng gininto ang liwanag na naglalabas mula sa katawan nito, ang mga mata ay nagpapahayag ng kalupitan. Nangako itong kakainin ang batang ito na nagsabing mataba at Maislan ito ngayon. Nagbago ang ekspresyon ni Jiang Chen. Mula sa aura na inilalabas ng malaking dilaw na asong ito ay malinaw niyang nararamdaman ang isang banal na espiritu. Iyon ay isang espiritu na nagmula sa isang bloodline. Kung sino man iyon, hindi nila mararamdaman ang espiritong ito, ngunit si Jiang Chen ay isang santo at nakakita ng lahat ng uri ng demon beast. Ang aso sa harap niya ay malinaw na hindi karaniwan. Nang maramdaman niya ang banal na espiritong ito, bahagyang nag-vibrate ang dragon mark sa loob ng kanyang dantian. Dragon Horse. Ang asong ito ay isang dragon horse. Heavens, ang swerte ko. Ang isip ni Jiang Chen ay agad na napuno ng kagalakan. Masasabi na niya ngayon na ang asong ito ay nagtataglay ng bloodline ng sinaunang dragon horse. Ang Dragon Horse ang tagapagmana ng Heavenly Dragon at ang Heavenly Horse, at ito ay isang bihirang nilalang na mas bihira pa sa sinaunang panahon. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng tagapagmana ng Dragon Horse dito. Hindi nakakagulat na ang asong ito ay mukhang kabayo. Ang Dragon Horses ay mas kamukha ng aso kaysa sa mga kabayo o dragon. Kung mapapatay ko ang asong ito at maabsorb ang bloodline nito,
ang kakayahan ng Dragon Transformation ay mabubuo sa isang hindi maisip na estado. Ito ay mababago mula sa mga ugat, at maaari kong kunin ang Diyos na ibinigay ng kakayahan ng Dragon Horse. Tuwang-tuwa si Jiang Chen. Napagpasyahan niyang patayin ang asong ito at inumin ang dugo nito. Sa makatuwid, nagsimulang maglaban ang isang lalaki at isang aso sa loob ng yungib, ang isa ay gustong kainin ang lalaki, at ang isa naman ay gustong uminom ng dugo ng isa. Swoops! Hinampas ng malaking dilaw na aso. Gumalaw ito na parang gininto ang kidlat at agad na nakarating sa harap ni Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, hindi ibinuka ng malaking dilaw na aso ang kanyang bibig, sa halip ay ginamit ang kanyang ulo sa pag-atake. Mukhang gusto nitong patayin si Jiang Chen gamit ang ulo nito. Emph! Isang malamig na umbok ang pinakawala ni Jiang Chen at pinagalitan ang tulala na aso sa kanyang isipan. Maaari mong gamitin ang anumang bahagi ng iyong katawan upang salakayin ako, kaya't ang lakas ng loob mong gamitin ang ulo. Kapareho lang ng paghahanap ng kamatayan. Mabilis ang takbo ng malaking dilaw na aso, at kung sino man yon, hindi sila makakapag-react sa pag-ataking ito. Gayunpaman, si Jiang Chen ay hindi ordinaryong tao. Ang pagiging kagat minsan ay lumampas sa kanyang inaasahan, ngunit hindi na ito mauulit. Nag-vibrate ang dragon mark sa kanyang chi si. Marahas na pinalo ni Jiang Chen ang kanyang kamao gamit ang kanyang buong puwersa, at ang kamaong bakal ay nabasag sa ulo ng malaking dilaw na asong ito. Clang! Ang impact ay nagbunga ng tunog na katulad ng metal colliding. Tumitaw ang nagninangas na mga spark sa ilalim ng kanilang malaking banggaan, at parehong si Jiang Chen at ang malaking dilaw na aso ay napilitang bumalik. Kabanata 49, Pag-aaway ng Tao at Aso. Bang! Bang! Dalawang putok ang tumunog, at si Jiang Chen at ang malaking dilaw na aso ay parehong tumama sa dingding ng kuweba. Ang malaking impact ay naging sanhi ng pagyanig ng buong kuweba. Natakpan ng alikabok ang kuweba nang bumagsak ang mga bato mula sa itaas. Si Jiang Chen at ang malaking dilaw na aso ay nagkatinginan na may mga nakakatuwang ekspresyon, lalo na si Jiang Chen. Alam niyang ang suntok niya ngayon ay naglalaman ng hindi bababa sa 50,000 kilo ng puwersa. Matigas talaga ang ulo ng aso, at napamanhid ang braso niya dahil sa impact. Tinitigan din ng malaking dilaw na aso si Jiang Chen. Hindi niya akalain na may ganito kalakas na puwersa ang binatang kaharap nito. Halos kasing lakas din ng katawan niya. Ang batang ito ay nagpapalabas ng aura ng isang tao sa itaas. Siya ay tulad ng isang ipinanganak na hari, ngunit ito ay talagang hindi tumutugma sa kanyang edad. At saka, ang lakas ng pakikipaglaban ng taong ito ay talagang malakas, kaya kung kakainin ko siya, tiyak na maraming benepisyo ang makukuha ko. Napaisip ang malaking dilaw na aso. Bagamat nabigla ito sa lakas ni Jiang Chen, ang mataas na dami ng chi at malakas na dugo ni Jiang Chen ay nagpagutom lamang dito. Kabataan, napakaliit ng lugar na ito. Hindi tayo makakalaban ng maayos dito, mag-away tayo sa labas. Sabi ng malaking dilaw na aso. Sige, labas tayo. Tumango si Jiang Chen. Naisip din niya na ito ay isang magandang ideya. Isang tao at isang aso ang lumabas mula sa kuweba patungo sa malawak na lambak. Swoops! Dalawang nilalang na may balat na kasing kapal ng mga sinaunang halimaw ang sabay na nagtama. Ginamit nila ang pinaka-orihinal at brutal na paraan na naiisip nila para simulan ang laban. Clang clang clang! Hindi nagtagal ay naging mainit ang labanan sa pagitan ng tao at ng aso. Ang isa ay gustong kainin ang tao habang ang isa naman ay gustong pumatay at uminom ng dugo. Sa bawat oras na ang kanilang mga pag-atake ay nagbanggaan, ang mga tunog ng pagtama ng metal ay tutunog at nagbubunga ng nagninangas na mga spark. Fuck, metal ba ang balat ng aso mo? Malakas na saway ni Jiang Chen. Ang kanyang katawan ay hindi kapani-pani walang malakas at matibay, ngunit pakiramdam niya ay ang tanggang asong ito ay ipinadala upang alisin ang kanyang pagmamataas. Nang ilapat niya ang palad niya sa katawan nito, napipilitan lang niya itong paatras, ngunit hindi niya ito pinahirapan kahit kaunting sakit. Paano sinanay ng isang maliit na bastos na tulad mo ang iyong katawan? Ikaw ay dapat na nililinang na may ilang makapangyarihang kasanayan. Sabihin mo sa akin kung aling kasanayan ito, at hahayaan kitang magkaroon ng mabilis na kamatayan. Ang malaking dilaw na aso ay tumangging aminin na siya ay mababa, ngunit habang lumalaban ito, lalo itong natakot.
Stupid dog, hahayaan kitang magkaroon ng mabilis na kamatayan. Isang solar finger. Si Jiang Chen ay sumigaw ng malakas at pinakawalan ang kanyang single solar finger. Ang malaking gininto ang daliri ay parang isang malaking metal na poste, sapat na malakas upang mahawakan ang langit. Pagkatapos ay nagsimula itong lumipad patungo sa malaking dilaw na aso. Kasanayan sa pakikipaglaban sa ranggo sa lupa. Binata, hindi ka talaga ordinaryong tao. Ang malaking dilaw na aso ay may kaalaman, masasabi nito ang antas ng single solar finger sa isang tingin lang. Ngunit, hindi ito kailanman natakot sa pag-atake. Ibinuka ng malaking dilaw na aso ang bibig at iniluwa ang isang gintong sinag. Ang gintong sinag ay agad na lumawak at naging isang malaking sinag na halos kasing laki ng single solar finger. Pagkatapos ay nagsimula itong lumipad patungo sa single solar finger beam. Bang! Nagsagupaan ang single solar finger at ang malaking gintong sinag, mga gintong ilaw na pumupuno sa lambak. Umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog at naging sanhi ng pagyanig sa buong lambak, maging ang ilan sa mga mahihinang demon beast na nasa hangganan ng lambak ay tumakas na may takot na mga ekspresyon. Bang bang bang! Kasunod ng sagupaan, umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa anman sa loob ng lambak. Ang mga ilaw ay napakaliwanag na kahit na ang kalangitan ay naiilaw, at ang mga kanal ay makikita sa lahat ng dako sa loob ng lambak. Ang labanan sa pagitan ng isang tao at isang aso ay napakatindi. Ginamit ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang kakayahan. Inilabas pa nga niya ang Black Soul Reaper, pero sa huli ay hindi pa rin niya masaktan ang isang balahibo sa malaking dilaw na aso. Ginamit pa ni Jiang Chen ang Great Soul Derivation na kasanayan at pinakawalan ang pressure ng kanyang kaluluwa, ngunit ang malaking dilaw na aso ay kumilos na parang walang nangyayari nang gawin niya yon. Ito ay nakakabaliw. Malakas na saway ni Jiang Chen. Sa kanyang lakas, kaya niyang patayin ang isang early mortal core warrior ng walang labis na pagsisikap, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang pumatay ng aso. Talagang ikinagalit siya nito. Fuck, baliw kang baliw. Mabilis ang paghinga ng malaking dilaw na aso. Frustrated din ito at galit na galit. Nakita nito ang imposible ngayon, isang nakakatakot na tao sa Mid-Chihai Realm na may lakas ng pakikipaglaban ng isang Mortal Core Warrior kasama ang isang napakalakas na kaluluwa at sobrang sensitibong mga pandama. Mukhang kung gusto kong patayin ang asong ito, kailangan kong gamitin ang trick na yon. Bahagyang ipinikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata, isang nakakalokong ngiti ang lumalabas sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng lason sa kanyang katawan ay magkakaroon siya ng pagkakataong patayin ang asong ito. Sa isang pag-iisip, nagsimulang gumalaw ang berdeng whirlpool sa kanyang chi si. May lumabas na green poison gas sa kanyang palad. Grrr! Ang malaking dilaw na aso ay umungol bago ito tumalon patungo kay Jiang Chen na parang arrow na umaalis sa busog. Narito ang aking pagkakataon. Tumaki ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Jiang Chen. Nang makalapit sa kanya ang malaking dilaw na aso, bigla niyang hinampas ang lason na gas sa ulo ng malaking dilaw na aso. Fuck, baliw kang baliw, ano ito? Pinahit ng malaking dilaw na aso ang katawan at huminto sa gilid. Ibinuka nito ang bibig at nagsimulang magsuka. Fuck, ito ay mapait, anong klaseng lason ito? Masyadong bitter, blurg, mamamatay na ako sa pagsusuka. Ang malaking dilaw na aso ay patuloy na nagsusuka. Ang isinuka ay puro berdeng putik. Hindi pa rin ito nakalimutang magmura habang nagsusuka, ngunit si Jiang Chen na nakatayo sa tapat ng aso ay tuluyang nagulat. Damn it, hindi rin naman ito nasaktan. Isang malakas na pakiramdam ng pagkatalo ang pumuno sa kalagitnaan ni Jiang Chen. Ito ay lason mula sa Green Hellish Python at tinukoy din bilang hari ng lahat ng lason. Ito ang unang pagkakataon na inatake niya ito, ngunit hindi pa rin ito masaktan ang aso, nasusuka lang ito. Nakaramdam ito ng pagkatalo. Nakakabaliw, bakit ang daming pakulo nitong batang ito? Kaya niyang umatake ng nakamamatay na lason. Matapos samuka ang malaking dilaw na aso ay nakaramdam din ito ng panlulumaw. Stupid dog, hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay. Kinagat ni Jiang Chen ang kanyang mga ngipin at lumukso pasulong upang umatake muli. Nagpatuloy ang matinding away sa pagitan ng isang tao at isang aso. Makalipas ang 10 minuto, nagkatitigan ang tao at ang aso.
Mabilis ang paghinga ni Zhang Chen, samantalang ang malaking dilaw na aso ay nakalabas ang dila na may laway na lumilipad kung saan-saan dahil sa pagod nito. Fuck, baliw kang baliw, ayoko nang makipag-away. Pagod na ako. Pagkasabi noon ay humiga sa sahig ang malaking dilaw na aso. Ayoko na rin makipag-away. Umupo din si Zhang Chen sa sahig. Ang pakikipaglaban sa malaking dilaw na asong ito ay nagpapagod sa kanya. Kabataan, kahit na hindi kita nakain ngayon, nagawa kong magkaroon ng magandang laban. Sabi ng malaking dilaw na aso. Oo, ako rin. Hindi itinanggi ni Zhang Chen ang pakiramdam na yon. Mula nang siya ay isilang muli, marami na siyang pinagdaan ng laban, ngunit hindi pa niya nararanasan ang magandang laban tulad ngayon. Ang pakikipaglaban sa malaking dilaw na asong ito ay nagbigay sa kanya ng napakagandang karanasan. Young fellow, mukhang talented kang tao. Sa makatuwid, nagpasya akong maging alagad ko kayo. Ano sa palagay mo? Bilisan mo, di ba dapat yumuko ka sa amo mo? Sabi ng malaking dilaw na aso. Please ikaw idiot, umihi ka at tingnan mo ang iyong sarili. Agad na tinanggihan ni Zhang Chen ang alok. Kasuklam-suklam talaga ang asong ito. Ilang sandali lang ang nakalipas ay sinubukan nilang magpatayan, ngunit ngayon ay gusto nitong maging alagad siya. Paano ito nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito? At saka, kung talagang may aso siyang Panginoon, paano niya haharapin ang mga tao sa hinaharap? Ano ba, ano bang mali sa itsura ko? Isa akong makapangyarihang nilalang na may matipunong katawan. Mayroon akong isang nakaistilong personalidad, hindi mo alam kung gaano karaming mga batang demonyong babae ang dumating na umiiyak upang makipagtalik sa akin. Hindi mo alam kung paano I appreciate ang alok ko, and how dare you look down on me. Agad na karamdam ng galit ang malaking dilaw na aso. Agad na tumawa si Zhang Chen. Hindi lang kasuklam-suklam ang asong ito, isa rin itong narcissist. Siyempre, maaari mo ring piliin na maging aking human pet. Kung may manggahas na mangbuli sa iyo, kakagitan ko sila hanggang mamatay. Sabi ng malaking dilaw na aso na may sukdulang narcissistic na personalidad. Mawala, tumitaw ang ilang itim na linya sa noo ni Zhang Chen. Hoy, tanggang aso, sa palagay ko'y masama ang simula natin, ngunit may gusto akong hiramin sa iyo. Sabi ni Zhang Chen na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Pagtingin mo sa paraan ng pagngiti mo, siguradong masama. Hindi pwede. Agad na tinanggihan ng malaking dilaw na aso si Zhang Chen. Natigilan si Zhang Chen. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili na magsimula ng isa pang laban. Siyempre, alam niyang kahit tatlong araw pa silang mag-away, ganoon pa rin ang resulta. Ano ang gusto mong hiramin? Tanong ng malaking dilaw na aso. Ang dugo mo, hindi ko kailangan ng sobra, bigyan mo lang ako, isang buong mangkok. Sumagot si Zhang Chen ng inosenteng tawa. Fuck you, mabibigyan kita ng isang mangkok na puno ng ihi ng libre. Sabi ng malaking dilaw na aso habang nakataas ang mga paa sa ere. Isang makapangyarihang bagay ang gumagalaw sa hangin. Ang mga itim na linya sa noo ni Zhang Chen ay naging mas makakapal. Alam na niya ngayon na imposibleng makakuha ng isang bagay mula sa tanggang asong ito. Magiging isang kwentong walang katapusan kung patuloy na nakikipagtalo si Zhang Chen sa asong ito. Tumayo siya at nagpunas ng alikabok sa likod niya. Tinantya niya ang oras na ginugol sa bundok at nalaman niyang gumugol siya ng halos 2 oras. Oras na para bumalik siya. Ang target ni Li Changming ay si Zhang Chen. Kung hindi niya mahanap si Zhang Chen, tiyak na ibubuhos niya ang kanyang galit sa mga lalaki mula sa pamilya yan. Isa pa, dahil sa relasyon ng 2 pamilya, kapag nagkita sila, hindi maiiwasan ang away na may buhay at kamatayan bilang taya. Hindi gustong makita ni Zhang Chen na mamatay dito ang lahat ng lalaki mula sa pamilya yan. Anak, saan ka pupunta? Nang makitang gustong umalis ni Zhang Chen, agad na nagtanong ang malaking dilaw na aso. Babalik, iniunat ni Zhang Chen ang kanyang katawan at nagsimulang maglakad palayo. Ang malaking dilaw na aso ay tumalon mula sa sahig at nagsimulang sumunod sa kanyang likuran. Stupid dog, bakit mo ako sinusundan? Gusto mo ng isa pang laban? Tanong ni Zhang Chen na nakakunot ang noo. Kaya kung pumunta kung saan ko gusto. It's none of your business. Ang malaking dilaw na aso ay nanunuya kay Zhang Chen. Umiling si Zhang Chen at tumigil sa pagbibigay pansin sa aso.
Naglakad siya patungo sa labasan ng lambak, at ang malaking dilaw na aso ay sumunod sa likuran. Matapos ang mahabang pakikipag-away sa aso ay nagpa siya pa rin itong sundan siya. Ngunit, hindi tinanggihan ni Jiang Chen ang ideyang ito. Ang taong ito ay isang dragon horse. Isang magandang bagay na sundan siya nito, at magkakaroon ng maraming pagkakataon si Jiang Chen na kunin ang dugo nito. Kapag iniisip ito, hindi napigilan ni Jiang Chen ang kanyang sarili na biglang tumawa. Anak, anong tinatawa-tawa mo? May iniisip ka sigurong kunin sa akin. May sasabihin ako sa iyo, huwag mo nang isipin iyon. Sinusundan kita dahil may potensyal ka, at baka isang araw ay magpasya kang maging Panginoon mo ako. Sabi ng malaking dilaw na aso. Kung ganoon ay hihintayin mo na lang iyon. Nagkibit-balikat si Jiang Chen. Isang tao at isang aso ang lumabas mula sa lambak, naglalakbay patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang mga lalaki mula sa pamilya yan. Stupid dog, bakit ang kapal ng balat mo? Bata, binabalaan kita, itigil mo na ang pagtawag sa akin ng babong aso. May pangalan ako, Big Yellow ang pangalan ko. Ha, bagay itong pangalan para sa isang aso. Anak, nakaramdam na naman ang Katie sa puwitan. Okay sige, Big Yellow, aso pa rin. Magwala. Sa kabilang panig, sa loob ng makapal na kakahuyan, isang matinding labanan ang nagaganap. Tatlong lalaki mula sa pamilya yan ang magkatabi. Mapatla ang kanilang mga mukha at sugatan ang buong katawan, walang tigil na pagdurugo. Limang lalaki ang nakatayo sa tapat nila. Ito ang mga lalaki mula sa pamilya Li. Lahat sila ay may dalang maliwanag na mahabang espada, at may mga malupit na ngiti sa kanilang mga mukha. Ito ay isang pagtatasa, at sa halip na patayin ang mga demon beast, pumunta kayo rito para subukan at patayin kayo. Hindi ka sumusunod sa rules. Sabi ng isa sa mga lalaki mula sa pamilya yan na may galit na galit. Haha, rules. I don't mind tell you na may utos si Kuya Ming sa amin. Ngayon ay papatayin natin ang lahat ng lalaki mula sa pamilya yan. Walang makakatakas sa inyo. Tawa ng tawa ang binata na nanguna sa maliit na grupo habang nagsasalita. Sa kanyang mga mata, ang tatlong lalaking nasa harapan niya ay lahat ay napapahamak. Kabanata 50, Counter Kill. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga lalaki mula sa pamilya yan ang marinig ang sinabi ng mga mula sa pamilya Li. Ang pamilya Li ay nagplano na gamitin ang pagtatasa na ito upang patayin ang lahat ng mga henyo ng kabataang henerasyon ng pamilya yan. Napakalupit ng plano ni Li Changming. Tapos na. Mukhang mamamatay tayong lahat dito ngayon. Sabi ng isa sa mga lalaki na may mapupulang mukha. Haha, tama na. Mabuti para malaman mo ito. Sa katunayan, hindi lang ikaw, kundi lahat ng lalaki mula sa pamilyang yan ay mamamatay ngayon, maging si Yan Yang. Mamamatay din si Jiang Chen. Kasalukuyang hinahanap siya ni Brother Ming, at pupunitan niya si Jiang Chen sa 1,000 piraso. Tumawa ng mayabang ang lalaking namuno sa grupo ng pamilya Li. Yan Chong, the two of will try our best to keep them busy. Dapat kang tumakas kapag may pagkakataon. Sabihin kay Brother Yan Yang ang tungkol sa balita, at sabihin sa kanya na tumakas habang kaya pa niya. May bumulong sa grupo ng pamilya yan. Ang kanyang mukha ay naging mabangis, naghahanda na sa huling paninindigan. Ang uri ng tao na itataya ang sarili niyang buhay kapalit ng kaligtasan ng isa pa sa panahon ng mahihirap na panahon, kahit na ang pagtakas ay isang maliit na pagkakataon lamang, ay isang taong dapat igalang ng lahat. No way! Sabay tayong mamamatay. Hindi ako tatakas mag-isa. Mabangis din ang ekspresyon ni Yan Chong. Alam niyang hindi na siya mabubuhay sa ibang araw. Kaya naman, nagpasya siyang lumaban hanggang sa huli. Nakaka-touch talaga ito. Huwag kang mag-alala, magkakasama kayong mamamatay. Patayin sila. Malamig ang ngiti sa mukha ng pinuno. Ang dalawang binata sa tabi niya ay itinaas ang kanilang espada ng mataas sa hangin at nagsimulang tumakbo patungo kay Yan Chong at sa iba pa. Swoops! Dalawang maliwanag na sinag ang nagmula sa malayo na may tumatagos na tunog. Ang dalawang gintong sinag ay pumasok na parang dalawang kidlat habang tumatama sa pagitan ng mga kilay ng dalawang lalaki. Swoops! Swoops! Dalawang piercing sound ang umalangaw-ngaw. Ang mga lalaki ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanilang mga katawan ay nagyelo. Nasa pagitan ng kanilang mga kilay ang mga butas na kasing laki ng daliri na puno ng dugo.
Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa butas. Bam! Bam! Sa sumunod na segundo, ang dalawang lalaki ay bumagsak sa lupa, ang lupa ay natatakpa ng kanilang dugo. Agad na tumahimik ang lugar. Si Yan Chong at ang dalawa pang lalaki na nag-aakalang tiyak na mamamatay sila ay nakatingin sa mga katawan ng mga lalaki sa lupa. Nagulat sila at hindi alam kung ano ang nangyari. Bamuka ang bibig ng tatlong lalaki mula sa pamilya Li. Nang makita nila kung paano namatay ang kanilang mga kasama, nakaramdam sila ng lamig sa kaibuturan ng kanilang mga gulugod. Ang dalawang lalaking namatay ay parehong Qihai Warrior, ngunit sila ay pinatay nang hindi man lang alam kung ano ang nangyari. Ano ang sinabi nito sa kanila? Sinabi nito sa kanila na ang lalaking umatake sa kanila ngayon ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanila. Tama ang sinabi mo kanina. Wala sa inyo ang mabubuhay sa nakaraan ngayon. Isang boses ang narinig mula sa likod ng ilang puno. Napalingon si Yan Chong at ang dalawa pang lalaki at nakita nila ang isang binata na nakasuot ng puting robo na casual na naglalakad patungo sa kanila. Sa likod niya ay isang malaking dilaw na aso. Ito ay si Kuya Jiang Chen. Halos mapasigaw si Yan Chong at ang dalawa pang lalaki sa tuwa. Kahit na si Jiang Chen ay mas bata sa kanila, ang kanyang mga kakayahan ay tiyak na mas mataas. Kaya naman kinailangan pa nilang tawaging kuya. Kabaligtaran ng masayang trio na ito, ang mga lalaki mula sa pamilyang Li ay lahat ay may mapupulang mukha. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Jiang Chen, pakiramdam nila ay nakatingin sila sa kamatayan. Sa kanilang mga kakayahan, ang pagkabangga kay Jiang Chen ay karaniwang kapareho ng pagkabangga sa kamatayan. Nawala na ang lahat ng kaiabangan ng pinuno ng grupo. Ngayon siya ay natatakot at nanginginig ang magkabilang binti. Kuya Jiang Chen, tumawag si Yan Chong, Tumanggo si Jiang Chen bago nagsimulang maglakad patungo sa mga lalaki mula sa pamilya Li, nabalitaan kong papatayin mo ang lahat ng lalaki mula sa pamilya Yan sa bundok na ito, lalo na ko. Hindi tama yon. Bagamat medyo maganda ang lakas ng labanan ng late Qihai leader, nakalusot lang siya sa antas na ito. Malaki pa rin ang pagkakaiba niya at ni Li Changhao. Si Li Changhao ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili at siya rin ay nasa late Qihai realm, ngunit madali siyang napatay ni Jiang Chen. Takot na takot silang tatlo. Si Jiang Chen ay nakatayo lamang sa kanilang harapan, ngunit sila ay labis na natakot. Pass! Ang amoy ng ihi ay ibinubugaw mula sa isa sa tatlong lalaki ng pamilya Li. Isa sa mga lalaking nanginginig ang magkabilang paa ay naiihi sa pantalon dahil sa sobrang takot. Ano ba, walang kwenta talaga itong taong ibon. Siya ay isang late Qihai warrior, paano niya naiihi ang sarili niya ng ganito? Hindi na napigilan ng malaking dilaw na aso ang kanyang sarili, agad niyang inilabas ang kanyang pagkasuklam. Isang asong nakakapagsalita, agad itong nakatawag ng atensyon ng lahat. Wait, mukhang pamilyar ang asong ito, para bang nakita na natin ito sa isang lugar. Hindi, narinig ko ito mula sa kung saan. Malaking dilaw, lahat sila ay sa iyo. Umiling si Jiang Chen bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad patungo kay Yan Chong at sa dalawa pang lalaki. Hindi na niya nilinggan ang tatlong lalaki mula sa pamilya Li. Si Big Yellow ay say sa laki, hindi na niya kailangang isipin ang magiging kapalaran ng tatlong lalaking ito. Wakaka, nagsimulang tumawa si Big Yellow dahil sa excitement. Wala siyang nakuhang maganda mula sa matinding away nila ni Jiang Chen kanina lang. Talagang nainis siya, at ngayon, binigyan siya ni Jiang Chen ng napakagandang pagkakataon. Ngayon ay itinuring niya itong isang mabuting kaibigan. Swoops! Tumalon si Big Yellow patungo sa mga lalaki ng walang awa. Ang late Qihai warrior mula sa pamilya Li ay hindi kalaban para kay Big Yellow. Agad siyang tinulak sa lupa. Napakabangis talaga ng malaking dilaw na asong ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig at kinagat ang ulo ng binata, ipinasok ang buong ulo sa kanyang bibig. Isang nakakatakot na sigaw ang narinig mula sa bibig ng malaking dilaw na aso na sinundan ng tunog ng mga bitek ng buto. Ang ulo ng binata ay nakagat ng malaking dilaw na aso. Bumuhos ang dugo mula sa leeg na parang fountain, bumaril ng hindi bababa sa 1 metro ang layo. Poo! Big Yellow pagkatapos ay inilabas ang ulo mula sa kanyang bibig. Tumipad ang bungo ng binata 1 metro ang layo. Nakatingala ang mukha sa langit. May bahid ng dugo sa buong mukha, at dilat ang mga mata. Siya!
Lahat maliban kay Jiang Chen ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad. Masyadong malupit ang malaking dilaw na asong ito. Naparalisa ang dalawang lalaki mula sa pamilya Li dahil sa takot. Kahit na hindi sila natatakot sa kamatayan, natatakot sila sa dahilan. Ang kakilakilabot na pagtatapos ng binata na ito ay halos natakot sa kanilang lakas ng loob. Walang pakialam ang malaking dilaw na aso kung gaano sila natakot. Nagpakita siya ng malisyosong ngiti sa kanyang mukha, binuka ang kanyang malaking bibig at ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin bago siya tumalon pasulong at kinagat ang ulo ng isa pang lalaki. Ipinatong ng huling lalaki ang kanyang dalawang kamay sa kanyang ulo at nagsimulang sumigaw ng malakas sa takot. Siya ay bumagsak sa lupa, hinimatay siya dahil sa takot. Kahit na siya ay isang Qihai warrior, siya ay lumaki sa isang glass house sa lahat ng oras na ito. Bihira siyang makakita ng anumang pagpatay na nangyari sa harap niya, hindi pabanggitin ang isang malupit na eksena sa kamatayan. Ang kanyang isip ay hindi maihahambing kay Jiang Chen. Hindi lang siya, maging si Yan Chong at ang dalawa pang lalaki ay namumutla ang ekspresyon dahil sa takot. Hindi sila sanay sa kalupitan ng malaking dilaw na aso. Sira ang nanay mo. Paano ka hihimatay ng ganito? Kahit na himatayan ka, mamamatay ka pa rin. Sabi ng malaking dilaw na aso bago niya binasag ang kanyang kuko sa ulo ng lalaki, pinagdurug-durug ito. Sai, aso ka lang. Bakit ang malupit mo, hindi ba pwedeng maging mas malumanay ka? Umiling si Jiang Chen. Ang tanggang asong ito ay maaaring gumamit ng iba pang paraan upang patayin ang tatlong lalaking ito, ngunit sa halip ay tinutukan lamang niya ang kanilang mga ulo. Paano mo nasabing malupit ako? Binigyan ko sila ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Paano mo masasabing malupit ako? Ako, ang iyong ama, ay maawain. Alam mo ba kung ano ang awa, bata? Ang malaking dilaw na aso ay agad na nakaramdam ng kalungkutan. Itinaas niya ang ulo ng aso niya sa ere at nagsimulang makipagtalo kay Jiang Chen. Agad na lumitaw ang mga itim na linya sa noo ni Jiang Chen, tumahimik ka, iniistorbo mo ako, ang iyong ama. Isara mo yung bibig mo, ang bibig ay nasa akin, ang katawan ng iyong ama. Ako, ang iyong ama, ay magsasabi ng anumang nagustuhan ko, ang iyong ama. Ako, ang iyong ama, ay tumulong sa iyo na pumatay ng mga tao, ngunit gusto mo pa rin sabihin na ako, ang iyong ama, ay malupit. Wala ka talagang puso. Ang malaking dilaw na aso ay patuloy na nagtatalo. Okay, sige, naging maawain ka. Ikaw ang pinakamaawang aso sa mundo, okay lang ba ito? Nagmamadaling inamin ni Jiang Chen ang kanyang pagkakamali. Bagamat hindi niya matagal na kilala ang asong ito, naiintindihan niya ng husto ang personalidad ng asong ito. Kung siya ay nagsimulang makipagtalo dito, ang pagtatalo ay magpapatuloy sa mahabang panahon. Si Yan Chong at ang dalawa pang lalaki na nakatayo sa likod ni Jiang Chen ay nakabuka ang bibig. Saan nanggaling ang kakaibang asong ito? Ito ay talagang kakaiba, ngunit mukhang ito ay may magandang relasyon kay Jiang Chen. Kung alam ng tatlo na hindi nagtagal bago ito, ang lalaki at ang aso ay naglalaban para sa buhay at kamatayan, sila ay hindi makapagsalita sa ngayon. Ang magandang relasyon ay nabuo sa pamamagitan ng isang masayang away sa pagitan nila. Kuya Jiang Chen, gustong patayin ni Li Changming ang lahat mula sa pamilya Yan sa bundok na ito. Kung personal siyang aatake, malalagay sa panganib si Kuya Yan Yang. Kailangan nating mahanap si Kuya Yan Yang at ang iba pang mga lalaki ng mabilis. Sabi ni Yan Chong na may pag-aalalang ekspresyon. All right, since this Li Changming wants to play, we'll play with him. Ngayon ay sisiguraduhin kung lahat ng lalaki mula sa pamilya Li ay mamamatay dito. Walang sinuman sa kanila ang aalis ng buhay sa lugar na ito. Sabi ni Jiang Chen na may malamig na ngiti. Nagkatinginan ang tatlo, nakita ang bahagyang panginginig sa mga mata ng isa't isa. Kung ikukumpara kay Li Changming, mas malupit ang taong ito. Big Brother Jiang Chen, mayroong 13 lalaki mula sa pamilya Li. 5 sa kanila ang namatay ngayon, at mayroon pang 8 sa kanila. Ayon sa lalaki ngayon, ang iba pang mga lalaki ay pinagsama-sama, at plano nilang patayin kami isa-isa. Sabi ni Yan Chong, alam mo ba kung saan matatagpuan si Yan Yang at ang iba pa? Tanong ni Jiang Chen. Oo, sagot ni Yan Chong. Let's go, ang mga lalaki mula sa pamilya Li ay dapat na patungo din sa lugar na yon.
Sabi ni Zhang Chen, ang mga lalaki mula sa pamilya Li ay nagsimula na sa kanilang paglipat. Kailangan niyang mahanap ng mabilis ang iba pang miyembro ng pamilya ni Yan. Kung hindi niya gagawin, ang pamilya Yan ay magdaranas ng malaking pagkalugi. Malinaw na alam ni Yan Chong at ng dalawa pang lalaki ang tungkol sa sitwasyong ito. Kung medyo nahuli man si Zhang Chen, ilang bangkay lang ang makikita niya. Sa kabilang bahagi ng kakahuyan, nagsisimula pa lang ang away. 7 lalaki mula sa pamilya Yan ang pinamunuan ni Yan Yang. Nasa tapat nila ang 8 lalaki mula sa pamilya Li, sa pangunguna ni Li Changming. Ang pagtatasa ay nakatadhana na maging isang buhay at kamatayan na labanan sa pagitan ng dalawang pamilya. Si Yan Yang ang numero unong tao sa nakababatang henerasyon ng pamilya Yan, kaya tiyak na medyo matalino siya. Napansin na niya ang abnormal na kilos ng pamilya Li. Iyon ang dahilan kung bakit tinipon niya ang lahat ng kanyang mga tauhan ng napakabilis. Napansin din ni Li Changming ang mga galaw ng pamilya Yan, kaya naman pinagsama-sama rin niya ang lahat ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang layunin ay gumawa ng isang nakamamatay na suntok. Kaya naman dito nagkita ang dalawang grupo. Si Yan Chong at ang dalawa pang lalaki ay malayo dito, kaya naman nabangga nila ang mga lalaki mula sa pamilya Li bago nila nagawang makipaggrupo sa iba. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Zhang Chen sa isang mahalagang oras. Li Changming, nilalabag mo ang mga patakaran ng pagtatasa na ito sa pamamagitan ng paggawa nito. Malungkot ang mukha ni Yan Yang. Masama ang sitwasyon ngayon para sa pamilya Yan. Si Li Changming ay isang mortal core na mandirigma, siya lang ang makakapatay ng bawat isa sa kanila. Mga panuntunan. Pagkatapos mong patayin ang lahat, lahat ng kandidato para sa Heavenly Sword Sect ay magmumula sa pamilya Li. At saka, nakalusot na ako sa Mortal Core Realm. Walang duda, sasali ako sa Heavenly Sword Sect. Pero ngayon, ang gusto kong malaman, nasaan si Zhang Chen? Malamig na sabi ni Li Changming.